you that I am in call of that quickly that call. Inaagi sa ato ang IT Director na si Silbert at Atletico de Guyano. Thank you so much. Kung ino man sa ato ang tingog sa kahanginan nga may nagdala sa kanunay matag Domingo at tanan si Tax Inumbang, dili sa ato ang official video ang Sunburst Fried Chicken Ground Floor sa Kapila Utilwani na Pais Ribono. Dito sa istasyon, si Dani Luot sa kanunay nag-abag ka na ito matag Domingo at tanan sa atong live coverage sa atong Kapila sa Ribono. Inaagi usap sa atong station manager nga si Mr. Edgar Nagoto, anakausap niya si Roger Monera, o yun man si Marvy Libres. O kini si Edith, tahit ito ng inyong regular anchor and host sa Kapihan si Nicolo, makikauban o sa video sa Luha Katakna at tulumanon ang Kapihan sa Nicolo at ang kalinyo pinagi sa EBT Media Services. Ang Kapihan sa Nicolo is the only public affairs program here in Nicolo City, sa Lapitan City at the province of Sabuaga del Norte. So this is a public affairs program, dili ta commentary na program, dili ta political na program, dili ta religious na program. Public affairs program, we discuss issues here pertaining to our society. So, hold on to your seats, kay daghan kita pag-asikutan karon na dunay kalabitan ang ato ang mga katauhan sa atong katigipan, ilabi na din sa atong duha ka dakpay sa Dipolo o Kapitan o yun man sa tibuok na lawigan sa Sabuanga del Norte. Ako i-greet ang ato ang mga viewers all over the world. Pinagi sa atong live streaming www.rmndipolo.tv.com. Hello, good morning, good afternoon, good evening, kaninyo dihang tanan. Kung yun man, akong greetings na to sa akong anak, si Lady, ito sa King Fahd Medical City sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. God bless you there. My prayers, our prayers are always with you. Ako po yung greet at parinig sa ako ang isita sa Rumuntaga kay kami kaoba namin nagbanding dito sa Taytay City, si Lorelai Yebes Chanomal. Kami mo yung kaoba dito sa Taytay City nagbanding sa mga classmates o high school na yun. Siya ang host na mo panihapon, pag-abot na mo nito sa kanila. Nakaadto mi sa inagparay. So thank you so much. Sige mo nag-monitor si Lorelai na to sa Facebook. No? So God bless you more and your family. Atong ipahitanong tali, atong ang mga panelists, karong bataga atong ipaabot, ang manager sa Philippine Information Agency na si Alfonso Ponsroda, si Edgar Soranda, tapos si Julio Salabri at ang CPA panelist sa Department of Trade and Industry. Only si Barbara Poili, kay Ispire naman itong certificate of candidacy, si Consiglio Robert Igorio o Lynn Potosia. So, ang ato adali na punctual o the most na learned na person atong panelist sa itong kapiyan sa Ipolo matang Domingo ng tanan. We appreciate it very much na kanunay ani Asia sa ato ang Kapihan sa Ripolo nagkatag og dugang nga kahibalo sa ato ang programa. And other than ang Dean sa College of Law, Jose Rizal Memorial State University, former Congressman Attorney Roselier Matoy Marinaga. Good morning, sir. Salamat din. Di ba may akong kandidato, ha? Pero thank you for the flag. Pag-atong ka, bisita ka ron, ng former governor, Rolando Yebes, o mapapili na saan, pagka-governor Japon. O kanatong mga soki sa mapapili na ka ron sa itong kapihan sa Ipolog, Habener. May musandi ka na itong tanan. Okay, thank you so much. Dayon, before ako patingon ko na itong bisita, ako nang i-acknowledge ang itong mga sponsors karong buntaga sa ito ang Kapihan sa Dipolog. Kay daghan ko mga dunay utang ang kabubuto, no? Ay hanta mo proceed sa ito ang interview proper sa ito mga bisita. Kaya ito mapong ipaabot ko rin si Congressman, re-electionist Congressman sa 1st District, Congressman Seth Frederick Bullet Halostos. O ingon man si, yes, Engineer Gilbert Cruz,
ato ni siyang ilailahon kung kinsa ni si Engineer Gilbert Cruz na mulan sa pagkakongresista sa segundo distrito ni Lalawigan sa Bronga del Norte. Abangan ninyo, kayo wa matapa, kailain ni personal eh, karon ato ipailaila ninyo, pinabi sa itong kapihan sa Diponog. Hold on to your seats, no? In the meantime, ato na yung knowledge ang ato mga Congressman Cesar, resource kami ba? Matagalong to ni, ako man itong i-texan si Congressman Bolis na dalawin niya si former Congressman Cesar Haluson. So, may tao, apin na niya. So, ako yung tawin sa ato mga major sponsors, karong buntaga, sa itong kapiyan sa Ribolo, matag-Domingo nga tanan, dini sa ito ang official venue, Sunburst, Camila Hotel Wani, Kapayan sa Ribolo. Dagan salamat, nato sa Chanus Marketing, na namaligyan sa laydaig ng mga spare parts, sama sa Isuzu, sa inyong mga sakyanan, sama sa Isuzu, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Mazda, Mitsubishi, Hyundai, uwan pa sa ubus lamang nga presyo. Ang Janus Marketing, ipanagliahan ni former ABC President Janus Yung, nga mulan sa kuday ni pagkakunsingan sa nangbayan sa Lipolo. Dayon, ang Janus Marketing, imutang sa Quezon Avenue ni nangbayan sa Lipolo. Matawag sa telephone number 212-1148. Atong sponsor sa atuang anniversary polo shirt ko hon, atong pasalamatan si Honorable Roberto Y. Uy, Provincial Governor sa Zamboanga del Norte. Ang atuang kinakusgan karon na bisita, ato usap na pasalamatan atong nation sponsors, sponsor Bagulaman, si former Governor Rolando Enriquez Yeves, na nagdala sa panultihon, una sa tanan ang katawahan, ang pagbabalik. O ingon ma'am si Honorable Senen Olvis Angeles, ang atong Vice Governor and Presiding Officer sa Gunian Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Dahil salamat na itong Honorable Julio C. Napikin, Presiding Officer Pro Tempore sa Gunian Palalawigan sa Zamboanga del Norte. O ingon ma'am, dahil kayo salamat na itong Engineer Arnold Lumungo, Manager sa Cross Telco sa Dakbayan sa Lipolo, na kanunay nagsuportaran kong nakita bayalong sa itong kapihan sa Lipolo, pinagi sa linya sa telepono sa itong Cross Telephone Company. Salamat kayo, Engineer Arnold Lumungo. Dagan salamat na itong mga Honorable Romulo P. Saliba, Chairman, Committee of Finance and Appropriation sa Ligonian Panalumigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much na ito sa GNP, Fruit Nursery and Copper Dealer, Sales Fruit Seedling sa Taverna Reasonable Price, Fruit Nursery na hinutang sa Barangay Linasan sa Luxon sa Plango sa Zamboanga del Norte na maligya o sabot kini o Lumber, ang GNP Lumber Yard, hinutang sa Barangay Galang, Indakoyan, Tritolo, ipanagiyahan ni Mr. Porfirio Necesario. Dagang salamat na ito sa National Green Corporation of the Philippines, nga nagkanayon, dili mo tanong kung kahoy, ilawang sa transmission lines o gabaw na nalili mo tungkol sa inyong mga balay, hadoon o ilawang sa transmission lines para mahalikay sa disgrasya. A message of concern coming from the National Green Corporation of the Philippines, pinaangi kang Elizabeth Bichay Ladaga, Corporate Communications Affairs Officer, NCCP Cagayan de Oro City. Dagang salamat na itong ka-missis na tinigay po na Yubay, CISO 6, OIC Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Zamboanga del Norte Division. Dagang salamat po sa mga tukang honorable Atty. Jonah Junjo Napikit, City Councilor sa Gunian Paglungsod sa Dakbayan sa Lipolo, nato kang Mr. Geoffrey Zayas, Community Environment and Natural Resources Officer, DNR Santa Isabel, Lipolo City. Dagang salamat po sa nato sa Various Arts and Garments, nagdawag sa t-shirt printing, streamers, billboards, banners, rubber stamps, athletic uniforms o kuban pa. Maka ng Various Arts and Garments, nahimutang sa Dalan Osmeña, ng Dakbayan sa Lipolo, or managed by Mr. and Mrs. Ben Lugados. Maka ng Various Arts and Garments. Dagang salamat, nato kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, nato kang Richard William at Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland, o ako i-greet to all si former provincial librarian Sir Linda Nonag to sa New York ka tingog-tingog. Si Jeremy o Facebook o siya. So, more power to you. Enjoy your New York term na na-interest niya.
So atong i-acknowledge rin ang pag-iabot sa atong panelisto sa amin at sa Philippine Information Agency, na nagagandang Mr. Alfonso Ponzo. Na good morning, Pons. Good morning, former Governor Ronnie Jefferson, kang Sir Matoy, mong sir. Pag-usap sa tumakang suray karong madlawa, nang paabot yun sa mga nindot ng mga balita, ito rin sa bisita, pag-alang sa itong talang hindi pa mga sabi, at ito rin may po. Okay, thank you so much. O karon mo na kikini ang ato ang interview proper sa itong mga bisita karong buntaga. Kaya daghan kayo ang nag-monitor na ito, nag-inam-inam na makadugog sa ilang mga tingog o sa ato ang live streaming, makakita sa ilang mga panagway. By the way, nata sa YouTube, simana na tanan uploaded ang Kapiyan sa Lipolog. Click lang ang Kapiyan sa Lipolog sa YouTube. Na na-emission, anani na sa ato ang Kapiyan sa Lipolog sa YouTube. So, without much ado, ako yung i-introduce rin ang ato ang bisita. Ang hauna, o kabot rin ang kanhi gobernador sa Nagawigan sa Zamboanga del Norte. Na nagdala sa panutingon, una sa tanan ang katawahan, former governor, Attorney Rolando Enriquez Gebel. Good morning, sir. I welcome back to Kapihan sa Lipolog. Dengan kesalamat, dengan salamat sa itong mga kauban nila, si Pons o si Congressman Matoy, no? Sa tibong-tong katawan sa probinsya sa Zamboanga del Norte, na nalipamuti karong buntaya na ang inyong atong programa, no? May puntag kanyang tanan. Lapin ang mga katawan sa kabukiran o katawan sa itong probinsya na karong tanawan sa nakasunyate yung gusot kayo nga pang inabuhay. May muntag po ka na itong tanan. Okay, thank you so much. Unaw kayo, ataman, lumabas ako. Pagpapag na ulit ako. Nag-ulit ako ulit. Pag-room voice to. Pag-room voice, okay. So, atong pwede na itong masayuran, sir, ay ang tamo, at to sunahan, ay ako ihatag ang privilege to ask the first question ni former Congressman Matoy Marinaga. Sir, first question of the day. Una sa tanan, nagkabalaw ng tanga si former Governor Langueres, na Mulagan. Ang balang punta sa Utsasya kay Juan Grisian, 9 years as a governor, wala ito depende sa 3 terms, no? So, kabalan na sa iyong mga background or whatever. Ang ato na pagkunta naman sa tanan ng Gobernur Buntag, meaning, as a governor, natural, kinailan niya, doon ay dito yung mga kandidato for every nooks and corners, no? Vice, mga mayor, mga congressman, yung mga aliado. Lansyado naman yun. Okay, sa tibok na itong probinsya, nakahanay na yun ang itong mga kandidato para sa mayor, vice mayor, mga konsyalis. Apil na din sa itong ginatasaan, governor, down to our board members, no? Napain na yung kulang gamay sa upang mga kutong sa mga kandidato para sa tagas na posisyon, pero kini sa tanan at maling ulipan pero mga maabot ng mga daw. Okay, kini, yun na kay Vice Governor? Yes, nana ko na pili nga Vice Governor at dugay-dugay gini siya kay ato ni siya nga napapunta mga negotiations niya ato pangipilian ng pagkatao. Pero karong bago, naka-decide na yung kung ang akong Vice Governor sa kapatangon, no, nga madunay bagong mga pangunaw na sa probinsya ang atong kanji board member nga si Attorney Ricky Mayorada. Okay. Sa mga congressman, no? Sa first district, isa na yung congressman? Sa congressman sa first district, mawaga po ng kasampangan na congressman nga si Wilt Halosos, no? Kunya, sa second district, ang atong ambungan kayong amigo, industrialistista, o kanang businessman na taga-dipulog yung lumay na taga-dipulog, no? Kasi Engineer Gilbert Cruz. So, dahil sa 3rd district, ang atong congressman magpadayon, mag-dibalik ang kauban sa una na ako na si congressman Cesar Halosos.
tekan sa tingali na to gaya na nga to si Tekaron nga umulabot nga congressman sa second distrito si Engineer Wilbert Cruz, okay, kailangan siya before we proceed with questions. Okay, so ato yung talis rin ang paghabot sa nilalisar ni pagkakandidato sa kongresista sa segundo distrito sa Dalawigan sa Sabuanga del Norte na another than Engineer Gilbert Cruz. This is the first time na ani at kauban ng kapatid sa Kapihan sa Dipolog and hopefully not the last time around. So good morning sir and welcome to Kapihan sa Dipolog. Dagang salamat o tuguli ako ninyo na mag-greet sa tanang nagpabinaw, mayong buntag. Salamat po ko nga inyo kong i-invitar din ang karong atawa. Okay, thank you so much. Sir Mantoy, before anything else, pwede ito mamutanan ka doon, no? Ayan, tamuprosin ni sir. If it's okay with you, ay ato niya introduce properly ang ato ang bagong bisita karon ron, nakauban ninyo sa inyong partido. Aron masayuran na po siya, mahilhan sa tumang nagtawahan sa Tibuok, Dalawigan, sa Sambuanga del Norte. So, who is Engineer Gilbert Cruz? Please say something about yourself, sir. Pagabot ako dito, nakita na ako si Manong Matoy, ako mong tawag niya, Manong Matoy. Tungkol kay nakainom ko ako sa panahon nga kaniat ko, first time siya nga nisulod sa politika. No? Kainom ko may lansar siya o kaning pagkapudyal din sa nakbayan sa Dipolo. Ang akong amahan, kaniato, mo ay chairman sa Liberal Party din sa atong probinsya. Siya mo ay kadagan kay Manong Matoy. Kainumdong ko sa unang kapaling kapuha ni siya. Patanon pa kayo, ha? Wala lang gabon. Oh. So ako, natawag ko din sa Dipolo. No? Ang akong birth certificate, number 32 Burgos Street. No? Diyan sa Bara, kay kanyang mga Cruz na diyan manas Bara. Dahil yun, pagkahuman, nasunog ang Dimolong, ibaling binito sa baybay ni Putak. No? So practically, I grew up in Putak. Silingan ako din ni Manong Matoy. No? Dahil yun, sa mga wala nakabalo, nag-school lang ako sa elementarya niya sa Putak Elementary School. Kaya nga pong mga apuhan ng babae, si Magdalena Villarreal Senes, maestra man kato sa Putak. Huwag akong inahan usap, si Celerina Larry Chenez Cruz, maestra usap sa Biputak. No? Ang akong umahan, ang akong kapuhan sa una, principal niya sa Andres Bonifacio College, ang akong kapuhan ng lalaki, tesorero kaniato, nagasugo dito sa Tumoy, gikan o kaning Siukon, Labason, Sindangan, dayon pag-retire niya dali sa Katipunan. So mga kwan kita, lumat sa dali aning probinsya, ha? Ang ako mga parente, ang ako kapuhan, tungkol kay Karyon Manchao kanyang Mercado, ikan yun rin sa Sabuanga del Norte. Ang ako pong hinahan, dinipon yun siya ng eskwila sa DBI, dayon ako, gikan Puta, Andres Bonifacio College, dito lang po sa Manila nag-eskwila. Apan, taga-bakasyon, sige kong kulit din eh. Dayon ang ako mga amigo, dahan kayo rin sa Dipolog. No? So, muna ay sa gamay na kong pailahila na si Gilbert Chenez Cruz, taga Dipolo, kung lumad din sa Sabuanga del Norte. Taga salamat. Thank you so much, sir. Sa imo ang bayonita. Sa imong bayonita, no? Salamat kayo. Ngayon, kung ano ang proputang question, kay kita, kami tanan, very curious, kung unsay nakapaaghat ni mo, na mulansar, pagka-kongresista sa segundo distrito ni Lalawigan sa Sabuanga del Norte. So, what can you bring to the table, so to speak, for the people of the second district of Sabuanga del Norte? Diyan sa pamutana, unsay akong ika-bring sa table. Ang ako mangong experience, no, diri sa Pilipinas o sa ubang lugar, God bless me with the experience of managing various multinational companies, no? Ang pinakaunang yung kanyato, na-hire ako sa Italian company na based dito sa Milan. Dayon, sunod,
pirate ko sa usa ka American company na master builders. Dayon napalin ko sa usa ka German company. Nakantos na tuluto ka German company, SKB, Bigusa, dayon BSF, no? Kani more than 20 years na experience nako sa multinational companies. Nahatag na nina ko kung mayong experience na makahuna-una ko kung sa'y angayang buhaton din sa atong probinsya. So nga po yung number one na concern din is industrialization. Kay pagkaanin ako sa Dipolo, ako may story, ako mga classmate kanyanto sa elementary, high school, isang sa college. Ang ilang mga paginabuhi, 15-30 rin yun. No? Kinalan, manarbaho rin sila, dayon o sila pa, dili po sila mapermanente, kaya murag pila na itong kabulan, ilista na po sila. I really felt compassion. Tungod kay kung ang mga lideres, naibawan o isawan pag-industrialize atong probinsya, mahimo yun kini. Unang, sa diha nga wala pa kung gano'ng una, ang musunod aning pamulitika. Naana ko usa na sa akong tumong o direksyon na magtungod ko o kumpanya diri uban sa akong mga amigo ng mga investor aron matabangan gini ang pag-asenso sa atong probinsya. Apil na diya sa akong naibawan na ang atong probinsya usang yung kunsa medyo pinakapubre. Pero para na ko, hindi magulutaan din siya pubre. Apan kung ang imong probinsya, agrikultura mo isaligan, hindi maguna mo reflect ng mga bank payments or mga taxes na gibayaran sa industry, ang mga industries. Munang ubang probinsya, amin mo ang dato, pero diri sa ito ang Manikas de Polo, asinsado man, asinsado ang probinsya. Busa, munang akong inusok yun o tagaan kong higayon sa akong mga diri sa mga taga de Polo, kay kabuman sila nga lumat ko diri, ako ginasyang inusok dito na ma-industrialize ang atong probinsya. So, do you think that you can serve more the people of Zamboanga del Norte, especially the second district of Zamboanga del Norte, by being a congressman rather than a private citizen with your capability at present? Kinahanglan maguna siya o kanangkuhan mga legislative agenda, no? Usa ni Ana, nga na-discuss na ako sa mga amigo, naana ko yung mga gi-preparar na tax reform, industrialization reform, o kaning electoral reform. Kaya kung kana, hindi mo ma-address. Maglisod ka o dala o investment din sa atong probinsya. No? Ngayon, ang ako pong panglantaw, naatol nga ang kinanglan ni aning atong probinsya. Mga industriya nga kaluwi sa Ginoo, aduna ko yung experience sama niining simento. Munang ako kinang ipaningkamutan nga mahuman ang planta sa simento niya sa Rojas. Tungod kay ang simento din sa atong probinsya, lisod kayo ipadala. Ang gikan sa Cebu, o gikan sa Davao nga simento, iagi pa ang barko. Ang gikan sa Ilikan, dadoon din tracking, mahal ang tracking. So, kung madayon ni siya, madayon mo gini, kaya tungkol kayo, napalit na ang kuhan, ang yuta, naorganisa na ang Tetra Cement Corporation, ang among grupo, gitubo yung buko nila ng mga presidente, usap ko ka stockholder, kani siya madayon ni, tungkol kayo mga gapaluyon ni, mga tycoon o mga taipan sa industry din sa atong nasun. No? So, kani siya, wala mo ni maibaw sa uban natong mga lideres. Ikaduha, tungod kay ako po mga amigo, ang mga petroleum giant dinining kumpanya, kay kanyanto, I was also the senior executive officer of Total, no? Which is a French company, nahimo gani kong director din sa Asia Pacific. So, ato pong butangan o petroleum tangpan ang atong probinsya. Aron ang atong mga gasolina o diesel, mas mubarato. Tungod kay kung natay mga direct importation diya sa mga atong mga silingan na nasod, mas mubarato. Hindi ko muundang ana, abin mo anong matoy, no? Nakaingon ko kung pasalamat ko sa Ginoo. Kay dili yun aksidente. Kaya kanyanto, officer ko ni aning senior executive ko sa Total. Ang Total of France, mawintag iya sa kakumpanya na ato Finley
o ganing unsa to ato pili tama ang ato pili aduna yung usa ka establishmento da sa China ya sa Guangzhou amo sila yung proseso sa mga probite aron himuon ni siyang pangplate sa mga sakyanan na Toyota, Nissan, Ford, kumubat pa. Karon tungod sa ako kasinatian ka ni Anto, nakainundong ko mamakita ko mga purchase order o mga delivery na nakabutang dito source sa mga del Norte Philippines. Yung kong anay tayo kurumay, wala man ko idea niya na tungod kayo wala man ko ma-involve kung negosyo din sa lokal o wala man po ng politika. So nakakita ko another opportunity kung sa pag-desider na kong ambulansar, akong gihanto ng akong amigo, nga sa una, na-report siya kanako, ako siya ginan, what are the possibilities, na dirita magtukod sa tuwa. Kung siya, arigado, tungod kay maayo ko ng source din sa atong lugar. No? Nagkakapag-ubang mga opportunity, kanianto, magsadya nga ako may country manager ni Ani Master Builders na karon ang tawag BSF. Mukanin sila yung proseso sa mga rubber. Aron mahimo nga polymer para sa patapot, adhesive, silat, ug kani mga pintura. But during my watch, atong gisarado ang planta sa Kanlubang, Laguna. Tungod kay mas mahal pa magdala og rubber gikan sa Region 9, paingon sa Kanlubang, Laguna, kaysa i-backdoor nato sa Sandakan ug kani Kota Kinabalo para dito i-manufacture sa Malaysia ug Indonesia. Tungod niya aning kaalaman ato, kaning mga kasiya sa negosyo, ato ni silang i-establish din sa atong probinsya. Aron ang actual nga akong target, employment, kay kaning atong mga, atong kauban rin, mga kababayan ato din sa mga dinorte, wala yung mga trabaho. Hindi na ako sila siging tagal hanatagan ng isda, tunduan ato sila sa akong pagpangisda. Muna yung ako ma-update. Okay, thank you so much. Ato na papahawayon si Engineer Gilbert Cruz ay tunaw sa siya kong kape. Ngayon, balinta na rin ay Sir Matoy alang sa dugang niyang pangutan na nato sa former Governor Yeves. Manong Matoy, please. Okay lang. Filipino, sa one of the best Filipino actor, si Manong Eli, no? Eli Garcia, di ba? Manong ito. Kaya balita ni Governor, kaya po sa pagkutano niya ni Gilbert, ako na lang i-first name ang tawag, no? Para madali. Ako ay ka na sure na si Gilbert is a natural born people of North. Okay? Wala, oo. Natural born na. Okay. Okay. Muro, kung naman tingali, aming naman nagtagas ng posisyon na naman yun, no? First district si Buret, ang eleksyonist, second si Gilbert, ang third si Cesar, Mubalagsad, no? Kung tanong, kung sa may partido ni Moron? Well, kaya mo niyong partido ron? Ito ba ni Mona, Manong, no? Kanang Manong, kung yato may bakong itong hinduman, muna yung pagtahod sa mga tao sa Luzon, sa mga tao na gitawag lang statesman, gani, kato si Presidente Ferdinand Marcos, inatong ginawang Manong Apo, no? Para magpakita, para pagpakita na respeto o bilip sila sa iyang mga buhat sa mga naging adlaw. Okay. Kanang Manong, ukinatila pa na, Don. Ako rin lang itutlo na provincial chairman para sa itong kuwan sa itong provincial sa Sampuanga del Norte. Kunya ang binyo chairman na si Governor Tony Cerilis. Kang Bulit, sa mo po iyang partido? Ang Bulit ang iyang partido, Nationalista Party. Kang Buwana, kang Senator Villar. Villar, Kasinito Villar. Si Cesar. Si Cesar, Nationalista Party, ya po siya. Okay, so sa upat, sa tulo ka, sa upat katagong haligig, no? Si Gov, NPC, si Cesar, si Bulit, NP, at si
Gilbert. Adama siya. Asa magkatuot, sir? Siguro, kabalo magyo si Manong ang akong kasing-kasing liberal, no? Apan wala magiging ko nila masingit, ba? Wa mag-isang paningit na lang mo tato, wa magiging madayon. So, muna, nagpasalamat po ko sa Nationalist Party na mo'y nag-endorse ka na ko o nihatag ka na ko o ka na kuna. Oh. So, sa tapat, okay. So, sa tapat, tulog ka partido, ano, duwan ka partido, sa lewigan sa probinsya. Nationalist Party, okay, National si Governor Lando nasa NPC o gatong tulog ang Nungregista nasa NP. Okay, punta na. Bisag na ka sa NPC, kinsa may presidente ng imong Lando? Kanina itong mga partido sa probinsya, no? Sa national level siya. Marami og kanang nagkawin koalisyon na gitagaan po may og independence sa among mga gustong piliyon. Ako, sa akong pagkakaroon ng kwan nga ato pagka-NPC na ito, ang akong gidala si Chris Plum, uban kang Senator Sikunero na mo'y akong dool kay amigo. NPC mo po si Chris Plum, si Chis, di ba? Di pa si Chris Plum, pero si kwan si Senator Chis Sikunero, NPC yun siya. Sa tulo na ito ka, Congressman, kinsa po yung presidente lang nidala? Well, ang, sa uban na ito, ang first district, third district, ang nidala kanina si Chris Bogyod o si Chris Cudero. Bisag NP sila? Bisag NP sila. Okay. Ang second district, ang nidala ni, apalilip ito ba gano'n ba ito? Ang nidala ni Gilbert Cruz. Tungod lagi kay sayang pananaw po maayong po lang yung kandidato po ka-presidente o gano pong ilawan mo si Marlohas. So, sabto pa, 1, 2, 3. Tulong ka, Chris po, usal ka, Marlohas. Marlohas. No, hindi natin ma-blame si Gilbert kay sayang din naman. Ilang party ang parang mag-ibig niya. Ilang papasaw na si Sihir, no? Mag ito lang mong leader sa Liberal Party. Original Liberal Party, actually. So, muna nga, isa kung saan nung palit siya, nandiyo na yung pagka-liberal. Yes, okay. Ako kong isumpay nga, Manong, no? Ako kong isumpay nga, ako ganda kung nakita nyo na ako katong pagdeklaran sa Marcelo, ang naatol nga presidente sa Liberal Party pagdeklaro Marcelo, ang akong apuhan. Si kanhing Speaker Cornelio Villarreal. Nakita ko na, kapalo na si Manong Matoy, nagamay pa ko ang mga tao sa among balay, dire o sa Manila, ang makita na kong mga tao, si Ninoy Aquino, si Sok Rodrigo, si Jose W. Jocno, si Lorenzo Tanyada. Nakita na ko na sila. Muna siguro nga nakaawat po ko sa ilang style, kaya ko di mangyo po ko musukul, ay di mangyo po muatraso ganing kuhan. Kaning debate o istorya. Eh, nag-observe ko ang mga tawhana, silang Eli Ilande, ganito, kung saan sila mo istorya. Ukun sa ilang mga nasa una-una, ukun sila yung plano nila sa atong nasun. Kasi flashback, di, sa flashback, isang si Jerry Rojas, ang amahan ni Marojas, mapunta yung sa Turing Marcelo, sige itong galiho. Yari sige kong kadawat sa naong kaning letters without. Bahin sa Liberal Party. Asa si Juan, si Victoria Hino, no? Late President. Pagka-preso ni Inoy, napag-iw akong telegrama, ay akong telegramahan. Ngayon siya nga, please pray for Inoy on his third day of fasting. No, nandiyo na, bro. Yan naman natin pakita kayo, mahulog ng taksip siya. We have other principles for that. No? Pero, una nga, si, you cannot blame Gilbert if you don't support Marohas in spite of being a yang perbidok, no? Nah, NP, no? NP. NP, yang akong di... So, pertama-tama lang kayo din, nga, while they belong to different parties, but common denomination is that they'll go for race for except si Gilbert. So, wala yung nagsuportar kang Vice President Jojo Pinay? Dari sa atong ang probinsya. Correct, correct. Wala. Si Rizpura Manong Marohas, no? Si Binay, asa naman?
Kon kuno gud samo grupo ba sa aliyan alliance of partners who progress na mamalmo local agrofacials na mo wampo dyan ang amo ginay na koran niya akinang lang mag-iro sa misa among original nga APP no musa ako nga pong ginan ang atong kandidato gatong mayor sa Katipunan niya siya na lang mudala ni Binay muna nga sa among mga pagpayo sa mga mayor o mga konsehal, kung kinsa yung gusto partido ng sundan niya, pwede siya. Gani, nagaganda yung mga konsehalis na ilang ipayal nga kuhan, nga certificate of candidacy under the Kuna Party. Iba lang nato ang sa district level, no? Sa duha ka dakbayan, yung importante mo ni ipinatong sundanan. Kisa may mayor ninyo room sa Dipolog? Sa Dipolog, ang mayor na mong among nandun karon mo si Vice Governor Orbis. Kapayan na. Kaya nung manaman siya siya pagka-gobernador o pagka-vice-gobernador, bumalik siya sa Dipolog. Kaya gusto niyang ibalik to ilang grupo sa una na ipanamas-tamasan sa naging eleksyon. So, mabalik si Vice Governor Ortiz as the mayor din sa atong siyudad sa Dipolog. Yung vice, no? Ang vice mayor niya, no? Namilig pa rin. Kaya dahil naman kayong guwapo, kayong pilihan, no? Deadline naman. Deadline naman. Sa bangko, ha? Deadline naman. Ah, okay lang na siya. Nag-vote mga pamaging na mahuli pa na po ng kanamo, no? Sama sa ibuhat karon sa mga laing partido sa Manila, ang grupo sa nila ni Crispo, karon pa ba sila nag-hantay sa ilang mga upang mga senador na mukulong sila grupo. Pero nanay mga legal proceedings sa ilang ibuhat nga, makasunod pa rin ang mga tawanan. Sa napitan, no? Sa napitan, ang atong mayor, si incumbent mayor, Nini Alosos. Ang kontra? Ang iyang kontra, muna malabo, wala po ko siguro, wala si Alsi. Pero hindi ko mapagod yung matubang ni Congressman Bulet kasi siya sa First District. Okay, so thank you so much. No, rin ko na lang punta ni former Governor Rolando Yves ay nayabot na po na rin ang ato ang pinakusgan ng Congressman sa First District. Re-electionist Congressman Seth Frederick Bulet Harosos. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Edith. Good morning sa atong mga kauban, mga tigpaminaw, no? Sa atong Kapihan, karon sa Linggo. This Sunday, no? Maayong punta, kanunin kanan. And thank you, no? Sa pag-imbita na ako, dali sa atong Kapihan na po. No? I think your guest to this 2 weeks ago, no? And as promised, I told you na mabalikin ko uban sa atong governor and atong congressman sa 2nd District, and I'm happy to be back. Now, going to your question, no? Kanang tapitan. Yes, si ang akong, siyempre si incumbent mayor Nene Halosos will still be running for re-election on her second term. And si ang kontra niya, si Alsi. No? Si Alsi. So I think mag one-on-one sila karon. And in the district, most of the mayors, siguro 3-way fight kami, and even sa Congress, 3-way fight me. No, I will be going up against again Balisado and a new contender, si Lester Ong, no? Lester Ong. So I'm excited, and I can't wait to get started. So maya na, no? Okay, so you're excited. So you think you have the edge in the incumbent congressman of the first district? Well, I believe I have the confidence of the people. It being that this is going to be my third and last term in Congress, no? I cannot say I have an edge, but I guess we have to believe na kay mano incumbent mangko, no? And I do have my programs in place, and mo nang excited ko kay I'm prepared, and the people I believe I still enjoy, no? The confidence and katanang mga servisyo na atong ihatag in my past terms before karon murag nag-fruit na,
no? So again, election man, no? I have never really had, I never had the opportunity of having an election without any opponents, no? So fortunately and unfortunately, no? So ako, I welcome that. I welcome na tulungin ka buhok, and so bring it, no? Okay, okay na. Okay na. Okay na. Pero mas exciting po si former Governor Rolando Yves, kaya para one-on-one na po nila, no? Ang pagbabalik o ang present. Kaya ako puro yung mga balinti na kung kung lang, tungkol pa sa una. Pero lang siya nasa tungkol sa kamatuman, no? Well, nandiyawag na. Ikadawa ang tungkol sa Bersuoy, na tumulubog sa 72,000 na butok, na bante. Katuloy si Congressman Ipon, isa gani ang amato, ang pupunta. Muna nga, usahay makunuhin na pito ko, ano magtagaan ko na yung mga kontra na sulkong pa yung mga gahi amang kayo. Pero, kanak ko nung kaloy ko na nabalintay ko nung tumbaho ng mga si Yam-Yam ko nung. Pag-Yam-Yam ba? Okay. Okay. Nagkaroon po ng balinti, bubawala po yung tao, hindi po tawaan. Pwede na po ka tanong ulit, ha? Yes, sir. Sir, Mato, yun eh. Tom, pili ka po barangay sa imong district? 208 barangays. 208 barangays. Out of the 208 barangays, pili ka po barangay Captain Danilio. Right now, I have 100... mga 90. Mga 90. So, less than, kana, minority. No, 100. Half kami. Pero, nagdodong man, naman ko yung mga kapitan po nakuha, and in fact, in Rizal, murag daghang mga nisbalid, no? Na mga, nakuha so, na so, more or less, we're still more than half. Okay. Oh, we're still in the majority. Sa mayor, sa mayor. How many mayors do you have? Out of 7 municipalities and 1 city, 6. So, usa, one lang. Okay. Bahalang ang dili ato. Lali per tatin po lang ko. So, with that statistics, you can sleep. Magkatulog ka na ang statistics. Yes, oo, syempre. Majority of the mayors are ours, and majority of the barangay captains are ours. Correct. Cosmeña, one of the biggest municipalities. Cosmeña in the Pitan. Sometimes you don't count by barangays. It's the number of voters. So, sa tapat mong contender, these are serious candidates, diba? I guess. In other words, barangay nga dili mo, they will divide that into two. Correct. That's right. So, di pa yan na. Okay, of course. Wala na excited ako. Swerte sing bataan niya. Pwerta mo, kaginom ko man siya, bulat-bulit ka eh. Ato sa pagkapinot ka dyan si Congressman Bolin. Go ahead, sir. Thank you ko ato ni mo, Gilbert, sa iyong mga programa. Number one, mubutan ka o cement factory. Correct mo ito? Cement factory. Yes. Putting up a cement factory, tinan na ka nga doon na kay source sa cemento. Asap niyo mo ka ang source sa cemento is sa Buanga del Norte not to have deposits for cement. What I know, only is illegal. No? Kani akong i-explain sa atong mga katawahan diri sa Buanga del Norte. Ang kaning atong itukod na cement plant, dili ka rin siya full process. Ang tawag ni finish mill. So, pa kaning finish mill, muna siya yung last phase sa production sa simento. Busa, ang atong platform na ni, or business platform, is mo palita o kaning clinker. Kaning clinker, muna siya yung pagluto o pag-produce ni mo clinker, dili ka ginanglag limestone, kinanglan ka o other ingredients na imina ni mo. So, wala ni siya imina-mina. I asked that question kay, ang dako kong problema ining mga butanga is the transportation cost. Mao. Now, since you will still be importing, quote-unquote, importing transportation, it will still entail
the expenses of transportation. I'm just trying to verify. Yeah. Ato na lang i-compute katungod kay kaning clean cargo, commodity ni siya. Around the world, commodity, ang nakakapalit o diesel, kumupalit ka karoon o clean cargo, like karong panahona, ang global price niya na is nasa around $50 per ton. Okay? So, sa among computation, bisan pa kung palit lang kang clinker, ang imong puhunan sa simento nasa mga 140 tagasako. So, kung ato kaning ibaligya sa katawhan o mga 180, di na itong palagpason o 200, aduna niya po'y ganansya. Makarecover niya punta sa itong investment. Apan, makahatag kini o gigayon sa mga katawhan na makapalit o mas barato nga simento. Ikanunin mong programa is chromite. Ang chromite. Bastante ba ang supply sa chromite kung putang ka o factory? Otherwise, this would have been thought of long time ago by some leaders, you know, like the Governor Lando Yeves, it gives us this support. Ang sourcing good, as long as it is in the island of Mindanao, dili ka na siya issue kaysa dadun pa nato siya sa Guangzhou, China. No? So, the transport cost would still be lower. Ang importante, adunay political will ang dagkong kumpanya ng mutungkol din eh. Ato silang mapasaligan sa peace and order, sa kanilang security, o nakita nila ang musaling siya sa liderato na mo'y gaduso sa maong damgo. Okay. Then ang third is a petroleum farm, no, something like that. Petroleum farm. Yeah. Kano so, petroleum concepto ni mo, upareho sa MNS? Yes, yes. Natatulong yung concept. So, galing magaling. Mahibalan sa mga katawang may imagine what is this petroleum? Oh, this o para sa MNS. Ang tawag na petroleum tank farm. Ang among blueprint sa plano is it will house 12 million liters of fuel. 12 million. Apan commingling gani, pwede din mo buhani ang Phoenix Petroleum, pwede ang Sea Oil, pwede ang Petron, mubutang sila, murenta sila o tangke aron mas maduol sa pag-withdraw sa atong mga kauban din sa mga de Norte. I ask this question because this is very important, no? When it comes to employment. Correct. Actually, employment is very messy and fungible, lamentable, no? Correct. Moving on to atong employment, kung ano na, medyo open on, mostly casualization, tananana. So we have no real meaning of employment. So, kung may mo nun Gilbert, no, this will be a big boost to our province and couple in the leadership of Congressman Bullet and Congressman Cesar, plus the leadership of Governor Lando Yeves, who will now answer the question of peace and order. Doon lang dito ko, tumunti ko ninyo kaya ako idungag. Kaya kanyang ito, ako mga kumpanya na akong ipadaga na involved sa development sa Gensan. So, makita nimo ang mga cold storage facilities sa Gensan, nagan kayo. Ang wala makita sa mga local leaders, kung unsa ko yung purpose na nung mabutang ka o cold storages, tungod kay mainganyo nimo ang mga dagkong kumpanya na mutukod sila dito o ganyang mga facilities na para sa mudungko ang mga dagko nga barko. Wala man ang i-harvest niya sa Gensan mismo sa ilang tungkol ng ilang isda. Gika na sa CDBCC, gikan sa Brunei, gikan sa Palawan, mudungko dito tungkol sa pasilidad. Kung inyo nang wato na matabangan na si Congressman Alusos, o si Gobernador Lando, tungkol lagi sa vision o sa kaalaman na kanisya pwede niya ay mamalina doon, mas tungkol ta sa China o CDBC, manunggo na dito sa itong probinsya, basta doon na tayo facilities. Ang akong target na either Dapitan o di Marrojas. Narana ito ha. Kung Gilbert, doon na naman tayo peace report na doon na storage sa Dagmayan sa Dupolo, doon na sa tayo storage sa Dapitan. Abi ninyo, una wala magamit. Tungkol kay wala pa po tayo kulang ta sa kwanta. Ay balo, kung sa ano yung buhaton. Gusa na abi ko ni mo manong maabot ba nang akong usa ka kompanya maabot ni sa Brunei maabot ni sa Kota Kinabalu para pagtukod na aning mga butanga na ko experience ug istorya aning mga tawana yun sila watos na sa lugar na kompleto sa pasilidad busa ato yung gamon nga world class ang atong mga facilities aron mo ani sila diri kay at the end of the day ang export niya ani sa Europa, Amerika ug Japan man.
dili man na ang kwana na ang konsumo wala sa ato. Kada namang mga sa nang itawag nila, mga kwan ba, surplus nila. O, oh, muna ima for local consumption. That is a very ambitious, no? Plan, budget na may tabupon kung makadahol ka po mong maruhin o isip kongresista sa segundo distrito. Ini rin panangitan si Pakulan na dinit kabuligan sa atong labaw nga makagagahong isip kongresman sa segundo distrito. Will these plans of yours push through for the people of Zamboanga del Norte? Oh ma'am, ako kaya po nang ipadayon tungkol kay nasugdanan ako, no? Ako kaya po nang siyang ipadayon aron makatabang nita sa employment, no? Dari sa atong probinsya. Para na ko bonus na lang na kung icing in the cake, kung inyong pagiging kong iliyon, eh mas mo dedicate ko din. Kaya karoon, busy ako sa Manila. Doon ako yung itukod po nga Blanca sa Purang Pampanga. Doon ako yung itukod dito sa Puting Buhangin sa Maribilis, Bataan. Apan kung itugoy ko, tugutan ko sa Ginoo nga mahilo na, mausap ang atong mga priorities. Dari yung tamo, wanda mo, focus tayo sa atong probinsya. Okay, thank you so much, no? And doon naman ko yung curious mo kayo ang atong magkatawad, mag-filing niyo sa Certificate of Candidacy at sa miyagi mga adlaw kay matod pa nila, kay wala lang influence lang kailani mo, maski kami, na yun, unsay imo ang unsay barometro sa mga katawad na mubutaw ni mo nga you're a complete stranger to the people here in Zamboanga del Norte, although kung si magamatoy ka, lumad ka, natural born citizen ka, dire sa ato ang dalawigan sa Zamboanga del Norte. So, ang pagkasabot nila nga, you should have approved yourself first. Dire sa Zamboanga del Norte, na pahila ilang kaunadaan, ay ang kauntahilan sa harap makita ang imong agi, dayon, harap maputaran ka nila, kay ibilib sila sa imong agi. At, dili parihas ka ron nga, ni Arika, kay Bulansar, o Kalit, na huwag ganit pa ka puno maibig. Any comment, please? Kanagong sa pag-ila, matuo man kung nga namang yung ilagang nakaila. Ibutang tao na yung mga batanon nga wa nakaila, no? At tinuod man na, kaya kung mawala akong sa ilalang katuig, malimot man. Pero sa katong mga ka-generation ako, matuo ko nga dagang nakaila. Ang ako lang ikapasalig, na kung nakuhi kayon nga mato sa kongreso, tabangan ako din si Congressman Bulog na daghang sabaan sa Kongreso. Kaya ang akong ginikanan, ang akong inahan kanya ito, di ko kalimot na mingon nga Gilbert, natay mga bisita, umahimo plastiri ang imong baba. Kaya kanigo Kongreso, mura mo rin House of Debate, pag-uri siya manong, diba? So kinanglan, hindi pong ipadala ang debater dito sa Kongres. Kay kanya ito nga nag-squira kay Kondri sa Dipuro, nasayot ang akong mga classmate nga una yung debate, hindi man tayo mag-pirte sa debate. Unya, mingon sila nga nung magpahalik-alik man si Gilbert o Lansar, kung sa manini ang kaalaman. Nasayot ko nung akong mga classmate sa elementary, ay natin kong first honor ko. Diba? So, nato ko sa high school. Kaloy sa Ginoo, kita man po mo eh, Guapot. I-blessan man tayo sa Ginoo, mayong pangunang-una. Dayon ang din na ko kalimot, kani ka ng mga amatong, makainom-inom na sila. And they were so proud that I was the first and last physics champion na higit ka na aning probinsya. So, di nilang ka pag-artar. Eh kung naapoy mo hanggit akong examination sa chemistry and physics, musukon man ko. Hunter ka ron, hasta mathematics. Diba? O, di ko panagsara. Busa, kaning akong damgo, ikan ko sa pagkabata, ipislit ang akong aping sa akong apuhan nga kaniadto more than 30 years ka congressman o 3 terms nga speaker sa House of Representatives. Ningon sa nako, Gilbert, this will be your guiding principle. Politics is addition. Ingkor, lo, kung saan ang politics is addition, diman ini, kanang imo gina, apan ang dili imo, kinanglan ma imo ha. Kung saan ba't pasabot niya na, isa, basa ang imong Bible, nasa 1 Corinthians chapter 13, faith, hope, and love. Unsa man ang faith? Hugot ang imong pagturo sa Ginoo. Hugot ang imong hope o pagsalig nga kung muturo ka sa Ginoo, iyagi kang panalipdan. Kung ready na ka na,
ready na kamahatag gugma. Tungod kay ang tinuod nga gugma, mahal ni mo tanan. Ang mga tao miingon nga mahadlok sa Ginoo, dili gyud na siya kabawang manghadlok og tao. Dili na siya kabawang manglupig og tao. Kinahanglan gugma gyud ang imong ipag-ibabaw. Kay tinuod kang nahigugma, ang imong nahibawan, servisyo ra gyud. So karon ang ako pagbalik dinhi dili na tani sa kinahanglan. Pero na realize ako ang akong gugma nga mo servisyo ko sa katawhan, alang-alang mo servisyo ko sa ubang probinsya. Oh, ang ako mga parente nga Villarreal, ila kong inan, padagano na lang kuno ko sa second district sa Capiz, kay siguradong dako. Ngano dito na kumudagan? Terima ko na tao sa Burgos Street di Burgos City. Ang ako mga amigo, gikan og Siayan, Sindangan, Manukan, Jose Dalman, Katipunan, takan kayo. Nga nagre, nanagkog yun, o kanil sila mga kaedad na po na ako ni. Baso pangunta na mo, pili ako edad. 55 na ko, 56 na ko next year. Kung di rin ako matagaan ng chance, sa sunod eleksyon sa isinta na ko, grabe na akong arthritis. Samtang matapatapa ko, gusto ko mo servisyo ni ane ng atong probinsya. Muna ako ay kasulti. Ako si Gilbert Cruz, kandidato, pagkakongresista, segundo distrito, sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Dalang salamat. Pero naman ako ni Reza, pati yam. Ano yam? Former Governor Rolando Yubes, kay matod pa ni Engineer Cruz na politics is addition, no? Servisyo, Panginoo, dayon faith, understanding, love, o kuman pa. What made you choose ni Engineer Gilbert Cruz na si Inuna o pagmula-una, makakomis siya sa inyong ang baruganan sa inyong partido? Ano mo siya dipili na makuyog sa inyong partido? But, sa doon na nagayang panahon, nag-unaw na dyan ko nga kanya itong probinsya. Di gina siya malambo, kundi na ito mabuhag ka ng mga basic infrastructure na gikinahanglan sa usang kalugar. Ang sama sa tubig, kuryente, mayong appeal, no, o communications. Mga na siya mga basic infrastructure na gikinahanglan sa itong probinsya. Sa diyan mag-istorya mi ni Gilbert, iyang nasulti ka na ito ang iyang mga panguna-una o iyang damgo para sa itong katawan sa probinsya. Nakita na ako na haon kayo siya sa akong paninguha. Naunta, pabuhatan ako o mga infrastructure itong probinsya aron yun na kita mulambo o mawala ta sa kawadon sa itong makatawan karon. Ikatawa, ang pinauna matay si Gilbert sa una silingan mga kuni. Kapulot mo na yung sabay-bay. No? Diyan ang Santa Cruz. Ang gilangkuban na ng Santa Cruz, puro ka ng mga dagkong tao sa Zamboanga del Norte. Kung makainunod ka, ang una niya na mayor si Dagatan, Kagatan. Si Kagatan, di na gapuyo, silingan sila ni Vice May Governor of Sinin Angeles Caron. Sa unang panahon, si Lugod gapuyo niya sa balay sa mga relisa, nangabang siya. No? Kanang muna, dahil muna, ang tumatuwa niya si Gilbert Alberto Ibarri, no? Nga nahimong kongresman, dahil nahimong representante, gobernador, no? Dahil sa kilid na na sa Amatong, nga nahimong pong gobernador, pero nahimong pong representante. Sa imong ibulong na doon si Matong Bernaga, Bernaga si Rolbis, no? Ngayon papasok ng mayon sa mayroon sa Polanco, mahilo ka rin ng busy gobernador na pamato sa Pilipino. Dahil nato niya karoon kayo, nakapalit man ng yuta ni si Berto Huwag ang upong mababor, no? Yuta pa na ni upong, mahilo siyang gobernador. Ah, tanawa. Si Sinin ni Liz, di nagigan. Ako, di nagpublikan. Pero may iba ako. Hanto niya siya sa yuta ni, gigan sa yuta ni, kwa ni, ratifikal, hangtod na sa yuta nilang kwa, yuta nila ni Akauli, padong na sa Santa Cruz nga, ibutol ni Berto, yung pita ng Bulawan, no? Musa, nakayon ko nga, ang mga opisyal sa probinsya, nalikan din eh. Gamay na ang mga opisyal ni Shua, nalikan din eh. Musa, distingin niya, saan ba kayong tanga, matay? Si Bulbog, padulong na din ay congressman, gawas nga hanay, maayaw ang iyong experience niya na si Dambu Gugma para sa makatawahan sa segundo distrito. Para na ko, ako tawag niya karoon congressman ngayon. Di ba Manoy, bata pang na siya. Okay, yes. Thank you so much.
Pons, napakay pagpunta na? Okay. Dili sa itong salawigan sa Buanga del Norte, doon ay nangayo o kanana ang comment ninyo sa inyong opinion sa itong peace and order condition dire sa itong salawigan sa Buanga del Norte, especially sa itong bago lamang na kidnap at barangay kapitan sa Aligway. Ngayon, wala ang tawag swerte, napunta ng ulo na nakidnap sa Abu Sayyaf, pinala nito sulog. Ngayon, kaubad itong mga tabo, Coast Guards, no? Na, nalibre ang mga Coast Guards. Last October 7, sa fiesta sa Nakbayan sa Dipolong, nakidnap ang former Italian priest na owner sa Your Choice na Pitcha place, no? Si former Father Tulano del Torquio. Yun yung mga kalambuan karon, especially na abang ang eleksyon. Kamu mga kandidato mismo, maka kwan pa mo, pasalan pa mo, at your own na sa inyo ang katubod, sa inyo ang partido na muapin mo, mupirma mo para sa usaka butang na to na peace covenant para mahimong peaceful and orderly ang atong maabot na 2016 elections. Yes, so common place, sugutan ni Engineer Gilbert Cruz. There are many factors that affects peace and order situation. No? Number one, Maracanã po, independence of the police forces and the armed forces. So, kung dili ni sila ma-involve sa partisan politics, na sa akong pagtuo na atong mga liderato din eh, sa kapulisan o atong mga army, kuhan yun sila, ilag yun yung maguyod kung unsay angayan. So, dako kay kung kanang pagsaling o kumpiyansa. Kay kani kung peace and order, ato kini ihatag. Ha? Para na ko secretary ra magani ang mga NGO tungod kay ang ilang dapat unahon yun ang ilang yung administrative function sa pagpadagan sa ilang nakbayan, sa lalawigan muni sila. Apan kaning atong mga Philippine National Police, mo kini kita mo national na nationalized mo na sila. Aduna sila yung leader. Kung wala gyud sila ilaing buhaton kundi panalipdan ilag yung dibinsahan kung sa peace and order situation sa kalugar, dako gina siya ginungdan. Ikaduha, economic alienation. Time and tested ka na around the world na kung ang katawahan kubri, naagay dagang manghitabo na dautan o dili ang ayan. No? So, musa, kung kita nata sa liderato, maningkamo ta na ang mga tao hamugaway, ang mga tao adunay trabaho. Kay nay daghang tao mga mayo og background, mayo kasing-kasing apan na obligar og himo og krimen tungod kay sa kawadon. Muna nga kita sa isip lideres future or present, maningkamo ta ang katawhan gyud ma-stabilize ang ilang economic condition. So kanang duha importante apan I will wrap it up with the most holy and sacred. Ang importante yun aron ma-preserve ang peace and order is the fear of the Lord. Correct. Because that is the beginning of wisdom. No? Ang mga katawan, kung mahadlok sa Ginoo, mahadlok na sila mo himo o dautan. Mura na yung agong kasulti na ni. Okay, thank you so much. Pardon, Governor Rolando Yudes, please. Sa akong gana, no, akong pangunauna, nakalimutan na yun ang pagbantay o pagbuhat sa atong peace and order sa probinsya o sa itong bayan sa Dipolo. Ganay gapo, kung makita niyo sa Facebook, narapin mga bagong hanggang doon sa iskaa na di sulduan, di ka sa kwarta sa probinsya, di sulduan, di ka sa kwarta sa siyudad sa Dipolo. Kanay lang tako kayo kung tira niyo sa pan. Doon naman tayo mga binisya, no? Naaman sila Berto Hoyo, si Belinda ni Lincoln o ba ni Colonel Nicolas, magkayunta na ang kwarta sa probinsya o sa siyudad, ipunting nila para silang private army. Nga naman yung kung private army siya. Ang ngayon din nga rin, naman yung sa mayo sa Dipolo o sa gobernador sa probinsya. Tungod kay ilang sundo o ilang ipurni, no,
no, gikan sa porta sa probinsya o sa siyudad. Ang habulin mo ninyo, nako kaiwan ako nga, ang Dibuyo o ang Dibuk probinsya karon, no, sa akong panahon rin ay 200 kabog ipatay sa atong probinsya. Walay investigasyon, walay nadakpan, walay napriso, walay nakasuhan. 200 kabog sa akong panahon. Ang butlan, kung saan nakadako karon kay sa sindanan karon hapit ka na adlaw, walay patay. Ya, yeah, ang atong probinsya, wala na siya dinimong mall sa kidnapping. Kaya naman, di ba na ang atong dinimong negosyante, kuhaon lang sa iyang lugar na ginigosyuhan niya, kunya kidnapper, ang atong mga opisyali sa barangay o sa probinsya, sama na itong kapitan sa Aligway, ipuklan ulo, kawa ng tabang ang atong probinsya o atong mga opisyali sa kanyang kaya kwarta lagi, ang ilang intelligence fund. Muna nga, para na ako, ang dulang sana ni aning peace and order situation kanya itong probinsya, mao ang gobernador, mga may mayuris, o mga opisyali sa nagbayad sa Dipulo. Nga naman nagbayad sa Dipulo, huwag man namin tapos sa pitan. Sa napitan, katong ngayon ang ikuha sa Aligway, dulo mag-isalagyan, no? Doon sa Dipulo, adlaw ang ikuha sa Ginoo. Doon ang ikawat, kundi rin mag-alikawat, patay. Kunya, sige sa buhat ng gawang sundalo. Ingon sila, kanil ko nung iska, nilang ibuhat ka na. Makita man nyo na, tanawa nyo sa Facebook, naman eh, no? Kung kinsa naglingkod, kung kinsa naglangkod niya ng mga opisyali sa kuhan, sa iska, nilang ibuhat ka doon. Dosmin mo rin kapo ko, no? Ila ko nung ibutang sa tanang barangay sa atong probinsya. Na karon naglingkod na rin si Mayor Berto Uy, si Evelyn Uy, o Balik Kernel Nicolas. Sa 101-101 Brigade. Kani, ambak nga nung ilaling ibuhat nila. Ang ako pang doon nga, kung gusto tayo clean and honest election, kaya ilang prince-prince na, baka nang inundan ng prince-prince nila. No? Kaya mag-prince na bro, na atong buhat na, ay matubuhat. Tanawa. Ako ba nang nagkatawa, bito ko sa Facebook kita ako, kung mong prince ko ta, kinahanglan ko na ang mga taga-kumiling kong prince mo. Kaya, sila may source sa kwan. Sa aning eleksyon na. Muna ka mag-ingon ko nga, gidaan sa atong mga opisyali sa probinsya. Noong nagbayad sa Dipulo, ang peace and order situation sa atong nagbayad o sa atong probinsya. Tungod lang ni aning mga private army kailang ibuhat karon. Okay, thank you so much. Si Congressman Bolin, comment. Okay, no? Actually, ako, Edith, no? Ako, musukot. Ako, I agree, no? I agree with the governor's sentiments. In fact, muna ako, nagdaghan man ang ilang mga skaan, nagdaghan man ang ilang mga sundalo, pero hindi ko po ang case of lawlessness, no? Kanang mga krimendre, labi na dali sa Dipolo, no? What is that? There's a point of comparison, eh. Makumpira mo na ito, katong time ni Governor Yeves, wala ba yan na? Karon in 1 year, we have 2 kidnappings. And before, I used to enjoy. Nagkatanong ka ng mga bisita na ito. Why is this, does this mean so much to me? Kay, ako rin yung dito, tourism na. No? That's the tourism hub of the province. And what we're trying to do is the opposite of what's happening. No? More contradicting ang nahitabo dito sa atong probinsya. No? Instead of tourism development, marutag nibaling pa. Nibaling, and I think it's getting worse. No? Nangyong marutag sa Buanga City. No? And nakita na ito, what are they trying to do? Kay, inala, no? We should question them eh. Pagkata na ito, daghan man niya mga polis, daghan man niya mga ka. Ngayon, gihapon, mahitabo ang mga inani na mga panghitabo dari sa probinsya. No? So, that is something that we are aware of and I hope na murag most of na yun eh. No? I think the people in the right minds makita nila. No, makita nila kung kinsay tinuod na leaders no na dapat umupo o lingkod diha sa probinsya. No, we can question them eh. Pwede na ito ipangutana. Ngano manghitabo ang mga inani? Imagine sa fiesta ng Dipolo, nandiyan ang kidnapping. What an insult, no? Mga taga-Dipolo na tigpaminaw diri karon, no? That's an insult to the city. No? That is a statement, a brazen statement na sinasabi nila na even in the height of the fiesta, pwede sila mang-kidnap, no? During rush hours at dinner time. And one of their, kidnap po nila, a priest na dugay na kayo
nakatira dire sa Dipolo and within the Boulevard. No? So you can say and you can tell na murag ni grabe na gyud ang peace and order situation. Dire. Na gyud pagkulang ang administrasyon dire sa probinsya kay dili to mahitabo kung tight ang security o dili to mahitabo kung makita nila na dili madali makuha ang mainani ng mga tao. Okay, thank you so much, Congressman Bullitt. Additional comment coming from former Governor Rolando Llanos. Ako, isip ko sa kalibulog na, no? Tahal na kalibulog na sa yun. Dakot na akong kaulaw nga, naitabo, tasasa sa libulog. Nga, panahon pag yun nga, nagsaulog ta sa atong kapistahan sa libulog. Nanang magtaan ni Sigma Makon, usama ko sa sponsor, kapag po si Mayor Berto, our Mayor nga, Emilin Ulog, si Governor Berto Huy. Sa dihang ipatbat sa atong kaparian o sa atong obispo sa Dipolo, ang bahin sa kidnapping, no? Tako kong kaulaw na, paano ang ipagsulti sa atong obispo sa Dipolo bahin sa nagbalik-balik na nagpatay sa itong probinsya o kanang kidnapping, pagkahapon niya na, doon na rin kidnapping. Una, makainong tanong, ano may tabok pa rin siya nga? Ang tanong dalan sa Dipolo, doon na may kanang gibuhat na checkpoint, no? Ako galing, gibuhat lang magulas checkpoint. Ilan na lang panghadlo pa. Mga kada checkpoint, may magpungay mga bagong na graduate sa SKA, doon ang bote, sa kapulis. Yang isip ka lang SKA, sige pakita sa kapulis, magkulihuan pa. Muna ako, so mahadlok lang pa itong pizza sa Dipolo, kaya magkulihuan ko, kung malakaw ko magandiin. Ito ang naging kayo. Tanan na lugar sa atong nagbayad sa Dipolo, magpunan ang iskaa. Mayroon ba yung original na isa na army? Hindi na ba? Kanina siya, taong-taong wala ka na siya. Ako yung private army gina siya. Yan yung magtiayong. Kaya ang atong kapulisan, ilang gigamit. Muna nga, magkaimunta nga, sus mariusin, maun saan na gaya itong sudat ito sa Dipolo kung magpamili ng pamilya sa panggulir mo. Thank you so much, former Governor Lando Llanos. Sir Matoy, please. Oh, ako sumpay. Kaling, wala sa tanan, we cannot blame the police, we will never blame the military, o nag-train sila o mga iska, whatever you call it, no? Kahit, ikaw na umuli sila mo vaccine, panangitan ka rin ngayon nga, magpa-train ko sa akong mga tao, they will do it, no? So we will not blame them. Only a part of training kayo, wapag yun sila involvement. Mabita nga, it is lamentable sometimes na this very prestigious institution, there are people who would like to take advantage of it, no? But then money they are not one. Matur pa ni Governor, na hindi kang iskaa sa nagbayan sa Dipolo. Tinuto ko nga, galing doon ay checkpoint ko sa unong munta. Ako ito, unong munta, unong ko, kaya ako inopen ako. Then yun na rin nga, kung saan mo na i-check niya, pumunta na lang kung kandidato ba ka. That's good. Ako lahat ako nga, unong ko. No, gihunong ko, gisipatan ko, why gisulti? Basta gitanaw na ko, kanang tanaw ba nga, gitaw na ito, kanang bitang tayo. Ako kayo na? Dahil mura, asa yung pupato, ako sa pupono na, kaya ako, kanang makasakay mo nita, kaya ako muna matay, no? Ging na ko na ito, kato siya wasa ni sulti, wasa ni tingong, pero ging na ko niya, go, na amin dali. Kani amung pusil, ready ni, para ni mo, karong eleksyon. Murang pinaw o sobra lang pinayo. Ako, okay man ako ng checkpoint ko kung na ay madang pangkawatan o na ay magkawat sa Dipolo. Nakita na nasa building. Mawala lang. Takula lang, mawala lang. Na ay patay sa Dipolo, namatay ka, hanto na ito pa doon sa pulang ko. Why madang pan? Pero galing, checkpoint ko. No, this is not good for our visitors. Okay. What atong disaster is, grabe, di ba? Si former President Ramos, military itong dako, ha? Doesn't like checkpoint. He told me that. One time, visit chief to siya, ako mayor,
Dorami sa Akyanan, pagkita ng checkpoint niya, ginan nga, you have to remove that. Kaya minsan gusto na, it will give a bad impression. Sa ito pa, we're a war storm, di ba? Pwede din gali nga ka na, police, they go party. Ganun nga, without civility. Ma, mo yun ko, mabuta na masuko yung kung ano ang army na ito, gitabangan ni sila sa siyudad sa Nipolo. Nag-train aning mga private army nila. Kay, kanang iska a, is supposed to be a territorial force. Di na sila pwede sa mga siyudad sa tatak ng siyudad. No? Ang tawag na special kapo, auxiliary force. Di na sila mga natural kapo. Konsepto na ako per barangay region. Okay. If you are from one barangay, you cannot go to that. Hindi mo sa para LGU. Para ko na isa sa mga dagko kay mga industriya, sama sa Dacon karon, no? Sama sa kanan sa kuryente nga mga kumpanya, para na siya diha, pero nga nang itagaan ng authority dito sa army na ito sa atong probinsya na nagbuhat na nagkapo, no? Kaya, malang probinsya sa duha na ka kanina nagpalat sa Dipolo at ubang lungsod sa Sambuanga din lang ito nga nang wala pa ng napitan. So, pasinti nga lang lang, wala nag-invite sa attention sa ito kanatuan sa military na mura o kanang yung itrain, mura hindi naman na mausin ng isulti nga abon ang puwato hindi gamit mo nilang lain. I think it needs to be informed. Ganun, 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 nakita mo na ito, matang binisya. Ganun na siya. Busa, magsaling kita sa itong congressman, si Kong Bolet, na ipaabot mo sa taas, si Kong kay, kung mahirap pa na siya kung bisan itong nakuhaan ang sila ang madalang ilarang dawatron, pero para sa itong mga tawa, gani agay na ang kalisod sa naging eleksyon, kung kinsa mga katawan sa katipunan, ipang rakrakan ang tiil sa kanyang mga tawana, na ang katulog bantal tagabukin ng mga sundalo sila, kaya naka-uniformiwan, unya, gwapo mag-uniform, gwapo mag-butas, kaya daghan yung banta ang probinsya o ang nagbayad. 100 million doon ang intelligence fund sa probinsya. 80 milyones ko na sa Dipolo. So, kasi, yeah. Congressman Bulet yan. Kami, mutabang niya. Mutabang niya. Congressional. Okay. Kaya nanginom pa din ni Congressman Bulet the last time around na mura mo na kay gamay nga reklamo may sa ISKA nga nag-request po ka pero wala ganit mo wala response sa iyong request. Wapun mo nakita itong karoon si Tro. Sa ato ako ay si Provincial Director nga si PD Redentor ito. Actually, no, ang provincial director, hantod karon wala pa may nagkita, no? Pero, bahin sa SCAA group, naman ko, no, nagbisita ko kay Secretary Gatsmin, nag-meeting dito sa Maynila, uban kay Kong Cesar. And that was one of our, agenda, no, kanang SCAA sa probinsya. And siya mismo, nakaingon o nag-assure na dili yun pwede magtukod o gaskaa sa probinsya. Kaya tungod ana, naghatag man siya mga requirements, no? Tama naman yung sinabi ni Gold, no? Na ang one of the requirements is for the SCAA to be installed, it has to be inside a in protection of some business industrial complex o pagdisyon. Oh, correct. Kung natukod na tong itong cement factory ni Congressman Gilbert, dapat dito, no? Kaya at least mapantayan, no? Kining mga big industrial zones na to sa probinsya. Dili sa mga barangay. Kaya what's the reason? What's the reason for it, no? So, tama doon, no? Actually, after this, siguro Monday, tomorrow, mag tinabangay ka, I will ask for a meeting and siguro I think we should question this, no? Habang maintras sa maaga pa. Kaya siguro mo, nang siguro giyano nila, kaya wala pa yung question. Tinawag na kung karoon na natin ebidensya, makita mong ginato, makanig siya, pangangkot na siya, ibutak nila niya sa retrato na sa Facebook, na nag-link ko ng atong gobernador, atong mayor, o panig General Nicolas, kuyog sa mga bagong graduate sa ISKA. Kani presentaran ko na, mga 2,000 kuno sila, na mumpanya sa itong probinsya. Kung saan nakuyawan ko, kay matay-suga nila, magpalitrato niya, naas na tanan matay. Ngayon, ang mura na nagsulti ba ng implication ba nga, oy, mauna na among buhato ninyo para kumaabot ng eleksyon, sama sa unang panahon nga among mong girakrakan, ipangsakay yung balay, tuktok yung balay o gabi, para di mo mabuto, para kang lando. No? Mano na siya. Wala nga. Karoon, kita ka amantag sa Ginoong, nasayot sila, ilaman niya, ang bugiram kayo na nag-Facebook lang eh.
at least na natay makita, mapamakita nito sa kauluhan sa Manila. Dagko na ito sa itong mga congressman, magpatamang ta sa itong mga partido na ito, arami siya na masumpo ilang ibuhat niya sa itong tubig siya. This early go, tingali, tingali nga, nga itong magkatagkuhan sa military, makibano, no? May mga butana. Kaya sometimes we presume, you know, but actually, siguro mo na sa pag-train, no? But if you're going to make it, like your attention, makibano sila. Pero saka, kung ito ay naka-istorya, kung saan ko nung ka-suggestion, okay na nang iska, kapun na nang, pero they will not impersonate the uniform of our forces. They should not be compliance, no? I mean, magkakamit matag-tistyo, din ako kayo, ngala na na, but not the uniform kay, ako, kita mismo, educated na ta, kebalo na ta kung saan mga units, pero kakita ka, kakomoblats, di ka kebalo, whether is a regular military or police or what. Tinaw na ko, Sa bukid ko, kanabilang butang sa ilang patches nila, first of all, division niya. Tuyawan niya ta. Kaya mag-army, kalahinan sa awalas lang, kalahinan sa army. Guwapo lang boots, guwapo lang sapatos, guwapo lang pakos, guwapo lang kalong. Puro sa army. I think that is one suggestion sa sa itong kuwan, katagpuan sa military, nga they will accept to your request. Kanagang pag the use of uniform, I remember, nga doon na ng presidential decree, well, you cannot use the same uniform, that is impersonation, di ba? Color galing sa imong sakyanan, tinalan, nilay ka ng mati green, tinalan civilian. So, on that score, tingali, you can really come up with that. Kanagang mo sa kanang uniform, kaya makita ko din mo, magkumumprans, di ba kasi balo? Kanagang kumumprans sa military, kumumprans sa police. But muna nga, that is one of, at least early, no? At least early, kay kamo mag-concern because candidates, no? Okay, thank you so much, Congressman, former Congressman Matoy Barinaga, na pila pa lang po Congressman ko siya. Ed Carl Sorunda, alam sa itong mga commercials na namoy nagdala, kinaboy sa ito ang Katuhan sa Polo Batag Domingo. Okay, thank you, salamat po. Kaya, katong Katuhan sa Polo, as I can remember, doon naman ang tayo, doon naman yung kuwanan niya dito, doon naman yung balaw na naging ng Philippine Army, disallowing civilians to wear uniforms. At least dito magkaisala niya. Siguro masupay na ito niya kay, who allowed this aning nila grupo to wear complete uniform, military uniform. Kailangan sila yung balaw na, in fact, the armies are kumukinom doon 2 years before, nag-conduct po sila checkpoints para lang aning niya purpose. Itong civilians ganang, sila nang ganing upper, sila nang ganing gina-upper, gina-sita. Okay, katilin pa ba tayo sa itong pagpasukot sa pabautanan sa itong mga bisita ng Lubutaga sa Kapihan sa Dipolo at itong pasalamatan ang mga sponsors na nagpaluro sa itong Kapihan sa Dipolo. At itong pasalamatan ang Janus Marketing, ang imunta siya na sa Santa Isabel o sa Quezon Avenue na itong Kapihan sa Dipolo. Nga gipariyahan ni ABC President Honorable Janus sa EU. Ayon mo sa ato, gipariyahan kita sa atong Vice Gobernador sa Lalamigan, Vice Gobernador Tony Silipo Angeles sa Gunang Palamigan sa Buaca del Norte. Sa atong Gobernador sa Lalamigan, Provincial Governor Rigato EU, Palusap sa Kapuhan sa Lipolo. Gipariyahan kita ni kanhi Gobernador sa Lalamigan sa Buaca del Norte, Atty. Orlando E. Yodes, una sa tanan ang katawahan. Nurseries, ang ilang nurseries sa Barangay Lingas sa Bulaco, ang ilang lumber yard, ang imutang sa Barangay Galas. Di parehan ko sa kita, sa maayong kabubuto na ni Engineer Arnold Lumungo, manager sa Costelco, di Paulong City. Dahil nagpaliwag sa itong dumanoon, ang mawang National Group Corporation, o NGCP, nga nagpahinumdong, hindi pagtaon o magbutang sa inyong antena, sa telebisyon o radyo, sa hadoon, sa kawilaw, sa transmission line, sa rundingin makulitian. Kini pahinundong, ikan sa National Grid Corporation or NGCP, pinagi ni Ma'am Jets Ladan, ang Corporate Communication Affairs Officer sa NGCP Kalihan de Oro. Kini pahin
usap ta sa atong buhay si Provincial Schools Division Superintendent o atong Assistant School Division Superintendent for Grades ng mga natibigan payubay sa Tunaluyod sa Bongga del Norte. At apiyan sa Libolo, di pa rin sa Pagyamayan na may kumuto ni City Councilor Atty. Ronald Julio Labikin. Ka Board Member Ronald Corbonino P. Lee, Board Member Zikan Distaken, President sa Regional Board Members League of the Philippines. Dahil ni Paliw Canato, mao si Kunsyal Ligoro, City Councilor sa Gunyang Pangusong Dipolog City, Kamangalis usap sa Kapiyan sa Libolo. Ang Vigilist Arts and Garments na dawat sa T-shirt printing, streamers, billboards, banners, rubber stamps, and printing uniforms sa Dumanta. All the managed by Mr. Ipalinsa kita sa may gumutot ni Mr. Jupiter Sayas, Community Environment and Natural Resources Officer, DNR, sometimes sa Bukitulog City. Kang Mr. Muhammad de San Angel, ang ato Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Si Mr. Richard Russell Williams and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Kang Ms. Milagros Agustin, Chicago, Illinois, USA. Dahil ang paliw sa tumapian sa Dipolog ng Jetwick Tartar Center. Ang Kison Avenue na itong tagpayan sa Dipolog, alam sa mga bakteriya o mga kinsan at kutsakinan, Jetwick Tartar Center. Ang Roy Plaza o Roy Plaza Annex sa Rizal Avenue na itong tagpayan sa Dipolog, alam sa inyong pailanglan sa mga gadgets, mga laptop at mga buhay pa. Roy Plaza Annex. Ang paliw sa pinatong atong dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University, si Kanye, si Kang District Congressman at Tony Roselia Matoy Marinaga. May paliwasap sa itong balaguman sa tuwan ng kapihan sa Dipolo. Ang Metro Shoppers, Metro Home, Metro Shoppers sa Rizal Avenue, Metro Home at sa second level sa Lee Plaza Mall, ang Fun World, dito na sa Boulevard, the Building A, Government Business Center, ito na kaya sa Dipolo. Gloria D. Dapitan, ang bago o nindot na ipakalindot na pagayong Gloria D. Dapitan sa Gaspayan sa Dapitan. Gloria D. Dapitan, ganda ang pamilya, you shop, you dine, and you eat. Dito na sa Gloria D. Dapitan, na ni Peron, ang Green Cinema, ang Thea Cinema 1 and 2, ang 3D o 2D Cinema, ang sulod sa Gloria D. Dapitan, yung masama ang Ultra Mega Hypermind, na ang sulod sa Gloria D. Dapitan. O, ang mga back-to-right shop, kayo inyong mga ipos lang. Sa Fantasyland, tunay promo karon, no alam sa mga kabataan na gusto makaibulo sa mga ride sa Fantasyland. Pantos na lang sa Fantasyland, libre ang mga yaya. Libre ang mga yaya na mutuloy sa mga kabataan. Pwede na makapahibos ko sa mga ride sa Fantasyland. Ang inatog lang, pinakalabitan niya seafood center ni Pagkat Bayan sa Dapitan, na limutang sa Dapitan Aquamarine Park o Dampa. Dito sa inatog lang. Kanani, panagyan ni Kani Congressman Romeo Nonong Halosos dito sa Dapitan Bayan sa Dapitan. Ang important city institute of technology, ito DCID, na nagpagalo na sila K-12 ready na. K-12 ready na ang DCID at sa pagdilis sa K-12 program sa Department of Education. Nana ready na mga process sa K-12 process diyan na sa DCIP. Ang LC Electrotech and nakimunta sa Highway Binao dito ng Bayan sa Dipolo. Mga radio, kumantang mga gamit of construction, of building materials, LC Electrotech, Highway Binao, ito ng Bayan. Nagpalis ang kanyang Lopi Sand and Gravel na matawag sa telepon number 9080196. Head to 2. Anaas na dimutang kini sa Dalag Bolipaso niya itong nagpayan sa Dipolo. Head to 2. With the beauty out in you from head to toe. Mao kini ang ipilap na mga nagpaliw sa pampanagubang sa turbang kapihan sa Dipolo at Domingo. Ikan sa Las Nueve, nandun na sa Las Once, attack na sa Kapitagon. Hindi sa ground floor, sa Sandra's Fried Chicken, sa Hotel Camilo 1, Dalag General Luna. Ang atong nagpayan sa Dipolo. Pumabati kita sa mga sibyanan sa Radio Moon Nationwide on RMN DSDR 981 AM 94.1 FM. At sa Tibong Kalimutan, makita ang Tibong Kalimutan, pinagina sa ato ng live streaming sa www.rmn.wibli.com. Salamat guys sa atong official video, ang Sunburst Fried Chicken sa Ground Floor at Kapilawan, Dalang General Luna, niya itong nagpayan sa Tibong. Okay, ang mga nagpayo sa atong pagkakuban sa Tumalong Kapiyan sa Tibong, matagpito, alas 9 na ito sa alas 11 sa Kabuang Tago. Mali kita sa atong mga bisita ni sa pagkakuban sa Tumalong sa Kapihan sa Dipolo. Okay, thank you so much, Edgar, sa Ruta at aking pamagong nag-isilip. At ang yakmanin sila, ang mag-iabot sa ato, ang ganina rin siya actually na-abot, pero karoon lang siya nilingkod pa.
mo na nga ato po siya pasimugon kay sita pa nato ni Japon. Tao ba nila Congressman Bullitt, Engineer Gilbert Cruz, former Governor Orlando Yves, si Mayor Jesus Tumungitia, ang ato municipal mayor sa lungsod sa Katipunan. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolo. Good morning, ma'am. Sa atong makauban kayo sa Kapihan. So, nabisita po niyo si Kong Bullitt, si Kong Davis, o si Kong Gilbert Cruz. Ani ang karapuntaga na himamat ng mga katawan sa distrito, sa probinsya, sa District 1, 2, ani ang ilang ipapot ang ilang mga katayuan sa kong napaminawan. Ang ayan yun, pamatiyon sa mga katawan. Pati nung sa niyang atong matugan kayong Congressman, si Honorable Matoy Marinaga na kauban sa kanto. Okay. Pwede nyo itong bulawaan ang update sa kaso ninyo sa lungsod sa Katipunan, sir? Eh, more than yung butan po ni Former Governor Lando Yeris na ulang. Kaulat-ulat pa mi, mantengs na upa, implementar na po ko nila ang mga order, pero pagkakaroon wala pa mi nagawan. So, paabot lang ni sa pagtabo kay Amor Katokong mga kauban ang kadawat na sama nila ni Honorable Ben Relor o Larry Andaling Project of Security ni Binay sa Mausman ni Junjun Binay na perpetual court office na kakayo na karga dito dahil na may kakobra sa among mga benefits. Okay, so, municipal mayor ka karon, pero may pahit ka o sa nagtutok kanina sa para vice mayor? Yes, ma'am. Sino? Vice Mayor Pache Dia? Last term ang kumak, may pahit ko, vice. Okay, okay. Ito may hukot ka, sir? Pwede na to sa iyan? Sa pagkakaroon mo naman si Willy Wong, ano, ang natumulanan ko. Sa mayor? Ang sa mayor, kontralipan si Brooks Delman. Governor, during your time of the Secure Kaoglong para ipanilog sa atong kapitulyo. Ngayon, karong wala na ka, karang-karang ni Governor Roberto Loy, ang kapitulyo, wala pa nga po ma-improve tungkol sa mga katayuan nga inundan nga doon na pa ay mga investigasyon na di pa higayon. Pero ni promise sila, ni saan po sila, na ma-limpiyon tanan ng mga investigasyon na humanatanan, malingkod nila ilang tukuron ngayon ang atong provincial capital, ay kita na mo'y nalawigan nga wala na mo'y provincial capital, the seat of power sa ato ang nalawigan sa Sambuaga del Norte. Kung sa mga mo ang reaksyon, kung panalitan, makabalik ka pagka-gobernador, kung sa mga plano anong nagubak karon ng provincial capital? Okay. Karang yung nagisulti, kung kinasikasin lang nila nga buhaton karon, guwapo nang tanan ng atong kapitulyo. Kanang doon na pitay ko saan nila ka-kuhan ka, kauban nga board member magsusunod siya o kutsir na siya. Ano ba nagparipari ba? Singa niya? Si Kuhan? Kanang nagparipari, bitaw nga iyan, kauban ni Beltoy? Ang kauban, ayun lang sila na ako mag-iulat nga ang kaso sa kurti mahuman kaya ako man na siya ibuhat na ibinig siya. Mutang ganyan ko niya na pag-ibinig siya, di na tinanggan, yung tato lang. Dokumento lang, pwede na sa kurti. Kung siya gusto niya buhat ko ninyo, inyong alsaho ng kapitulyo, tangko niyo sa kurti, aray niyo ibinig siya. Hindi, panapinuhaan na. Abogado mo sila. Abogado ang Vice Governor, no? Katanghalan sa board member, abogado. Kung gusto mo lang buhato ng kapitulyo, naaman ang kwarta. Ambot ko na pabang kwarta. Ang nabilin na ito 170 million para mahuman ang bilingan. Kaya ilalang, ilabay bitaw ko kayo, na-file ko ang candidacy. Matay, narubol kayo ko nga, nakatiwang pa.
ang building niya kanang chamuli ang panalubigan building nakatiwang bang ano man ang porta ilo ta na gabito ng portahan eh kanang man ang portahan ha ano na siya conditions hinggang sa original na Philippine Veterans Bank na di na pwedeng ganito ng portahan sa lahat ng proyekto kundi kanalo ka ng manong ang kapitulyo problema na lang ng portahan ba't ikawag ka nila pero man lang manang yung mga ilang landing o ilang binawa ka ng tao na ebidensya ko lang. Pwede mang ebidensya na ko ang litratory mo. Mga papili sa unang panahon nga mo ay nagbuhat ka ng plano na tatong nga ng skorti, hindi kaya nagbuhat ka pitulong yung nagbuhat skorti. Nabuhang ka mo. Kaming tanin yung pag-abogado ninyo. Okay, thank you so much, Governor Lando. Sir Mato, yes. I remember, when you assumed office in 2004, Kaputam is much complex, the former governor Amato. He was starting to make it. Pero matang pa nila, imam ko nung i-continue. Mga ka ng karoon pa. It's much complex, diba? So, i-continue. So, yun ko sila na, yun sa respect na, i-continue po. There should be a continue. Pero, Amato sa una, Di man to siya convention and sport complex yung ibuhat. Ang iyang ibuhat, pop arts complex. No, mo to na, wala to nagamit ang iyang gasto na itong mga posting. Nga, gani mga imong tanga, kanang itong provincial sports, culture, and sports complex, no? Atong inaisang ibuhat, pinagi sa pagpong na istruktura, pili itong kamatong sa unang. More or less, you continue the project. More or less, ako continue with the project. Kaya maanap mga proyekto. Gano'n ang iyong ibigaan ni Gobernador Matong na wanya bayari ang yuta sa mga Castilian, nila ni Helen Atty. Ronilio, na ikiha sila sa Supreme Court, o ang yuta ni Kwan, ni mga sakin, at ito ba'y ibayaran? Di ba? Ba't ito mga 36 million ang usa, ang tickets, ang usa pa, pero ito, ikiha rin ba sa mga gagawa na? Pero ako bilang ibayaran ka na. Una nga, pero ang galing na, di ba, na maayaw mong gunang proyektuhan niya, maulaw pa sa mga katawan niya, maulit at sumalit at sumalit at ng norte, ang atong kapitulyo, maot kayo. Last question ako nila. Yes, sir. Of course, what is in your mind is, or mag-compare na ito ang nagbayan sa kapita, no? Bako tayo, very important. Last question lang ako. Ang kumilip na kawan, there should be a debate candidates, but pwede dito sa presidente, pero only one-on-one, kundi local level, pero ako matawag na ito na kalimutan ko yung debate ko, no debate. So, yung panahon ko yung forum debate, for the open forum, it was more formal, dahil it was sponsored by the JCs, no? Or by the Rotary, no? Then, pag-alaman. Then, ang karoon, kung ito yung sponsored. So, para ito sa upat, sa Rotary. Are you willing to place people openly debate with your opponent? More than willing. Gani ako gidam ko gina siya. Kaya ako nga, kuha gina nga ito mga plataforma pang gobyerno. Kung sa itong pangunawa na para sa katawan. There is no sanction. Kung willing mo itong na, na-disqualify sila. Pero ang impression sa poki ko, na you should be there. Manginaon kong naon tay debate sa kanang munisipyo, sa syudad, bisang pag sa barangay level. Ready na ko sa akong mga issues, sa akong plataforma sa industrialisasyon, sa mga tax reform, sa akong electoral reforms, no? Ready ta na kuna nga nang inamnam ko nagampo ko mga mayon ta nga madayon. Okay, mura na amo ikasulti. Congressman Bonnie, please. Ako siyempre, no, inani ka transparent ng atong grupo. In fact, ako, malipay ko kung ako imbitahin, no, sama sa atong grupo, na at least I have an avenue to bring all my projects, ipamata na nato kung asa yung gikan ang atong mga proyekto. Ay karoon sa Premier List dito, mura man diangkon na ako mga proyekto. Hasta anak na ako, diangkon na.
Tanan, buhay na lang. Ipayelo na nila. In fact, ayun ka na project diha sa Bantana, no? Yung first phase na ko to, uncompleted, it was on, I was supposed to finish it on my second term. Ang hihigihin mo ni Governor, gilatupan niya, tapos giangkon. Siya daw nag-ingon na siya nakatapos sa proyekto na yan. I don't want to question that. Kung how much was that, how much did you allocate for that barangay hall? For that cover court, no? Kaya ba sino niya, full ang report niya, tapos atop lang yung ipahimo niya. No, in fact, ina na po, no? Even that big case, dihan sa Dakdak Bridge, dihan sa may Polanco, no? Na karoon, I don't know, nahinumduman pa ng ato mga katawan diha, no? Even before elections, ako nag-bring up, I use that as a platform during my campaign on my second term na ako nag-yun na tiwasun, no? And in fact, I even told the people na kung di na magsugod before election, before campaign period, hindi ko magpaboto. No, I use that as my campaign platform and nahuman. Karon nahuman, gamit na ng mga tao. And what happened? Nahintabo na, nakalingkod na si Ping Ping Uy. Nahimo na kilaha. No, ako, I'm just trying to state out the facts. Kung sa'y tinuhod, no? Dili man tamuangkon. Ako, dili man tamuangkon na ng Boulevard kay Gutierrez. No, or kay Mayor. Kilaha mo na. What I want is just bare, ano, na-inanapo. Ang proyekto ko, proyekto din ako. Para po makita ng mga katawan kung sa'y habog na ito, no? Diha sa Kongreso, kabalo man si Congressman Matoy, na what we do is we defend. We are the ones that not only identify, prioritize the project for this coming year. It depends na ito sa budget hearing, sama sa mga budget sa mga ahensya ng gobyerno, no? And to ensure na na-included ang mga priority projects na ito. No, kay kamuman ang ano, ang forefront diha, no? Kabalo man may unsay problema sa distrito. And then once na ipasa, kuhao nila kay ngano, ilahado ang presidente. That's what I've been questioning eh. When have we ever seen the president wear a national flag? You know, inana, why does he keep wearing a yellow flag? Unsa na, bansa ng LP, Liberal Party country. Maulaw ta, you know, he went to the US and I think he was a guest. Yeah, even Obama was there. What was he wearing? A yellow flag. Oh, maulaw ta, maulaw na sila, what country is that? Ah, Liberal country. Hindi naman pwede na, you know, he should be proud. He's the president of the country, not only the Liberal Party. Ang ipanghimo, ipanggawas ng atong gobernador karon, si Berto Uy, na kanang proyekto, ilaha, kaya nga, ilaha daw ang presidente. No? And they're saying na, dili daw na ako, I don't have any, na ipa-implement ang proyekto. No? Well, I'm an incumbent congressman. Yan man ang trabaho na mo. Asa gani ang budget ng presidente mo, ang hinamo. Tapos ang project na mo sa distrito, dili mo ang ginamo, talukuhan na yan. No? So, ina na ba? Ako, I'm very glad, no? I'm happy if that happens. Dalo na ako, tanang mga papeles na to ever since 2010. No? Paglingkod na ako, para lang matanaw na to kung kinsa yun yung proyekto. No? Para lang ma-put in place, kanang mga angkundang na, ang mga patanggol sa mga proyekto. Kaya ako, dili mo kumangkod. No? Kung proyekto niyo mo, dili mo. Ang ano lang na ako, kung proyekto sa distrito, kung proyekto na ipanghago ng inyong congressman, ihatag sa inyong congressman. Muna to, no? Okay, thank you so much. Additional coming from former Governor. Ako po, grabe ka na, doon nag-i-debate. No? Araw mo pamunta na nato, nato na, ganun na nga ako mga proyekto, ipagpuluran man yung ilog. No? Para ano yung eskulahan ako sa Ulingan, inyong ipulurang ilog. Atong covered court sa Taga, no, inyong giangkon nga inyo na. Dahil na akong barangay o sa Uno, inyong ikuluran o hilo. Di ba probinsya, ikuluran o hilo nila? O nagpamutan ako, nga naman nga inanaman yung ibuhat ninyo. Tingali ko, you missed one point. It is the power of the pain. Versus sa mental. Isang yung mananimutan ang itala na ng yelo, hindi na may mo. That is power of the pain. At kadawa, masigit ang yelo, baka instead of getting it, oy, ato, number one percent, William John, this. Parang ako, wala po na, ang kanang yelo, karahan mo ba na, mo na akong kolon ko na po, sana po sa, na gusto mo po ang kolon ako. Pero, ano ba ang binuhatan ba na ikaw, kasangyaw, magkasan, sa mga
talata sa Biblia, no? O ka pulong sa Ginoo, ngano mang ilaron na tao-tao? Ang ako na, what I garay, total, kung gusto ka ka-transparent yung gobyerno, makita yun ni mo asang kwarta, no? Asang nagpukang ang kwarta, hindi may sulti, dili kay ilan ilaron na, rito din si Juan, si Bicoy. Ilan ilaron ta sa iyang mga iyang tubag niya, matay sa iyang pena, iyang tubag niya, makita siya ang dokumento, kaya ako kadala mo ang dokumento, makita siya ang dokumento, asa ng kwarta na 500 million, di ba? Pagkita niya kay, isulat na siya na, why papilis na magawas? Nagtanong ako sa akong mga record sa mga resolusyon sa probinsya, ang ilang resolusyon sa 1301 na resolusyon, ako ba itong patas? Sa panahon pa itong kwarta ang magibilin, 77 million. No, ang ilang 01, 02, 03, hangto sa 015 na resolusyon sa probinsya. Makita yun yung mga ilang ipang realign ang kwarta. Yung ilang isarado ang bangko sa ang account sa probinsya sa Dipolo, ang ingon ng bankrupt ang probinsya. Ito ba ako ni Mayo? Alam mo kung bilin siya. Mag-istorya na. No? Ikaw, well, si Bicoy, hindi mo na siya kaya nga mo dibatiin ako. Pero dibatiin ako siya. Araw nga, kita niya kung siya gitinood. Okay. Yes, Mayor, Igian. Salamat po, Suma. Ako po, maman, salamat ko nga si Mamon na itong congressman Gilbert Cruz. Magkatupad po sa mga debate, kuban sa pamuntana, kunya sa kumiso may tungod sa mga estudyante niya sa katipunan. Duhoy ngayon, ano yung 2012, mga eleksyon di pa pasaligan, di congressman laban-laban ang mga taga-katipunan, taga-ruhas, taga-manukan, sindanan, mga iskalar sa mga eskulahan sa Kusinasal Memorial State University, recent trade o trikot sa trade sa Dipolo. Bilang kalipo ang mga tao, kaya ipasaligan pag humano ang panyabere. Dito na punta na mo ang problema. Luhoy kayo ang magdekanan, dinili man kapaso ang mga bata sa ilang pag-eskwila, kayo ang panyabere. Tuloy ni Luhoy niya, naingaw nga, sir, saan ang magpaso sa mga anak na huwag man kabayan at huwag kumbayari ang iskula, hindi man taga-diploma, mag-graduate na lang pag-aroon. Ang ito niya, na kung ano ako may mabayan kay inyong mga anak, yun na ako kibayan. Mahu ko nagbaligya yung tao, mga kapaw ako ba, o ba nabaligya sila ang pangtot, nabaligya sila ang pukot, aroon lang magkapasok yung lang bata kay balik pagpaningkabot, na punuman gani, si Congressman Bulit, buna siya yung scholarship program sa District 1. Kami ganis katipunan ng abiming sumpra sa 30 na taong atong nagpalusog dito kay lahi man ang iahaman. Ang iahaman ay kwarta ipundo sa ispilahan. Kang rapat-lapat, yung naglapat na sige ispila mo. Matlong ang mong mga din sa ispilahan o pulo o linawantol. Karoon naman may rin. Tapos ang problema sa pangunso, kung yung salamat ko na si Congressman Gilbert Monagan, karoon. Iyan yung masulban yung problema. Kaya hantong karoon na hangin ang nataw kami na limpay, na naghang kayong estudyante ang katipunan. Naghata na ako covered court sa Kinas para magbuka kung kasi sa mga mong lungsod. Naon sa mga karoon, itablahan man niya. Kanuna, nanghamok ang mga bata na iskwila o karoon panahon na ang iyong mangkuli President Balbuena. Nabutangan ko ang kurso, criminology o cameras, nabutangan doon, nagkataghan yung estudyante karoon kung nagadugan sa ekonomiya sa mong lungsod. Mura na, supo kayo na siya na ko, yan ang magipagkiha, ay lagi. Nga mo talang buwaan man, hindi man ako pinuhang. Na kami magsuhog, maestro mo si Patsi sa Kinas, ikapangan niya na mo ang Kinas na masinso. Kaya ang ekonomiya ko sa mga lungsod, masinso man o karoon. Pila ka tao na minabangan ni Congressman Bulit na sa katipunan ng Iskwila. Di ang iyo pa na mo na ipasulad na ko, nakukong, naka-eme o buwan, limuhan islam para sa katipunan at mga pobre yun. Ano ang kasunod sila ba? Salamat kayo. Thank you so much, Mayor. Gusto mo i-iya sa lungsod sa Katipunan. Last question na ito kang former Governor Orlando Yves before the Edgar final question. Na nag-text, sir, pwede ba daw masayaran sa itong naminaw ka ro ang complete line-up sa inyong mga kaubanan sa partido of NPC o NP? Adere sa laluigan sa mga nilorte nga nilansar karong mga panahon. Gikan sa gobernador,
board members sa 3rd district, board members sa 2nd district, o ingon man sa 1st district sa Sambaga del Norte. Sir Lando, please. So first and since you na lang ni Congressman Roland ang pusong tinara ang 3rd district si Bayan si Congressman si Sir, no? Ako provincial na po, sa pagkakaroon na nagtay mga board members nga nakahanay pero napapagihulat nga board member kay gusto na ko nga i-appeal na ko ang mga kagogo na kong subano sa kaputiran kay sila mo yun at kinahanlat tabang sa itong probinsya. Kung sa gusto ko madunay tingog ang subano sa itong sa probinsya, sa itong mawanan sa sadlog sa kanyang patalawigan, kay kanisang buhay kayo nawala na sila sa ilang 9 million na akong ipahat na sa una na pangpip ko na kundihin at kong ilang mga anak na i-skala o niya mas magkasakit sila sa hospital, malibre sila kay katong pataha para man dito sa Provincial Indigenous People's Coordination Unit, no? Mga atong ibuhat na balaon na karoon iwala nila o ilang iputol ang budget sa sangguniang panlalamigan. Tumutlagay kay Ross na itanaw nga ang mga subano ang hayan nga tabangan sa probinsya tungkol naging demo na yung mga original tal ng mga taga Sambuanga del Norte. Kung sa ang mga mimbro mga mga buwan at buwan karoon, sigurado ko sa dulo, no? Kung doon na pa ko yung mausok pa naman yung kukwina ko usbon, no? Natay, sa ang una nato si Dr. Richie Macias. Isa na siya ka doktor na taga Sindangan, no? Anak ni siya ni Dr. Tibor Macias. Dahil ang ikanohan na ito, mao si Nick Carbonell, usaka broadcast journalist na kilado kayo sa atong probinsya, labi na sa segundo distrito. Tungod sa iyo, mga mahait kayo ng mga exposing sa iyo mong kagaling programa. Ang ikatarbo na ako niya, ang akong anak, to represent the youth of the second district, no? Ang ako anak ang graduate sa Lasal, kunya karong panahon na mag-represent siya sa youth, kunya tama ko na po sa dia sa atong na panagpanagamhanan sa kapitulyo kung panamitan huligat na sa Ginoo. Ay si Richard Charlie Yves ang ikatulong. Ang ikaw pa na ninyo na yung atong ipili at makaroon kaya gusto lagi ko nga ma-appeal ko na ko sama sa unang panahon na ang mga tribong Subano, ang mga tribong kalibugan, mga Muslim, kung yung babagpang mga lumat, no? At yun silang mapanlungan sa atong probinsya, sa mga kaayuhan na ihatag sa atong probinsya. Muna siya karoon na, muna siya ang atong grupo. Sa Dipolog City? Sa Dipolog City, ang atong mayor, si Vice Governor Bibi Ubis, yung muna ang karoon pagka-mayor sa Dipolog. Kung niya, ang atong vice mayor na ito, tulong ang among pipilian ni Congressman Gilbert Cruz, no? Kay daghan man kayo kung mga maayo kayo na yun sa presidente sa PND, no? Na po yun sa kanang former councilor niya, may pudog na kanang gawi, no? Dagan sa lagi iyang panahon. Na po iban na itong ipagpilian karon po sa ulat-ulat nata, sama sa ilang ingon na mga man ang pag-file sa mga buwan, mga pwesto, no? Pwede mo rin siya, gani, ang ato galing nga presidente nga si Grace Bo hangtod karong panahon na maupay pagbuhat sa ilang linya sa senadores nila, no? Kung saan naman mga legal loopholes ang ato nga palakot sa kumiling, muna yung atong ipagagamit ko. So, expected, sir, na sa November po atong substitution naman ang naan dito na kanan by that time? We are allowed by law until December 9 now to make the substitution. But ikan ko ang lawa hangto na sa December 9, pwede na ito maghinahinay o hulit sa mga tao na mag-compost yun sa atong dynamic team para sa servisyo, para sa team servisyo para sa Dipolog. So ang sabi niyo battle cry sa inyong partido kung sa po'y official ninyo nga buwan, slogan sa inyong partido. Sabi, tawag sa inyong partido. Para na ako, what kung nga mo ang kliptokrasi nga naakaroon sa atong syudad sa Dipolog kung sa atong probinsya. Pumunta na bitaw sa inyo atong mga tao. Kung sa mo ng kliptokrasi, go. O ganay klase nga pamahala sa gobyerno, nga ang iuna mo ang kawat.
self na acknowledgement siya ang galingon, no, o iyang pamilya. Ngunit, gusto akong uspon sa itong probinsya. Natagaan ang opportunity ang tanang mga negosyante na sila makanegosyo po o makatilampo sa bahandi sa itong probinsya o sa itong katawan. Na, ibalik na ito ang itong nakagaling mga programa sa una, labi na na itong transparency of government. Ako na siya ibalik yun. Pero muna yun ka na yung crypto kasi ako na pupunong siya. Kaya hindi ako na siya maputol, mahulog, no? Masutsok ang tanang bata sa itong katawan sa probinsya. Panulong na rin ko sa kapamilya. Okay, thank you so much. Wala ko kayo panahon. Sinyos na kita. Okay, first instant po kayo. Si Congressman Muriel. Okay na, ako i-mention lang atong mga candidates no, sa atong primary distrito. Siyempre, first of all, sa Ikat sa district, ito yung board, no? And of course, napunta yung mga board members sa primary distrito, si Chan, si Jing Chan, Jing Chan, no? Former Vice Mayor of Tabitan City. And bago, si Bibing Halosos. Bibing Halosos, no? Iksuan po ni Daddy, inonong, no? And of course, sa mayor, na si Rosalina Halosos, kahapon, no? On her second term. And sa Polanco, we have Boyet Olvis, no? Sa Boyet Olvis. Sa La Libertad, we have Jerome Solid, no? Anak ni Noli, ni ating mayor po, no? Sa La Libertad, iksuan ni Anja. And, sa Mutia, na si Arthur Tenorio, I think going to his last term, no? Sabay man may. No? Si Arthur Tenorio. Sa Sibutan, mag-iapon si Tolentino. No? Si Lolita Tolentino. Sa Pinyan, mag-agang balik si Celi Halosos Carion. No? Sa Mayor. And sa Osmeña, Agustinis Magsalay. Agustinis Monsaray. So, one ang lineup na ito, kompleto. And kinisila na agyon ni Agi, no? Ni Agi na yun yung mayor sa una. So, we're very confident and very strong na yun sa first system. Okay, thank you so much. Wala na kita ipanahang mga ayaw na natang party words and statements. Ika sa tumawang bisita, Karong Buntaga. Na yun, manginahang kontaktaga. Mabalik na po sila na rin po na po sa itong kapihan sa Limbolo. We'll start off with Mayor Mrs. Tumaligia. Salamat po kayo na imbitaron na din ngayon sa kapihan na kuyunta si Congressman. Congressman po rin po siguro na link ko na may nakapunta. Ako lang itinginaw na ngayon umabot ng eleksyon, mag-prenaw kaysa ni Agi na ba? Pirma rin sa simbahan o mga kupinan o kanagkakinespultahan. Pagkahuman, pagkaratan, may karmalayan ko dito. Puslo ka, matrapulin, puro karoon, hindi ako upirma. Puro na rin pinuhan. Kay, muta na akong leader sa bukid, siya sir. Kung sa man ay magkadagandaga na kung kata hindi karoon ni Siona. Eh, kung ayaw ka pala ka ng dagandaga, nusulban na na. Kung sa man, sir, practice ng dagandaga. Thank you so much. Mayor, kasusto mo iya sa lungsod sa katipunan. General, Gilbert Cruz na magpapili pagka-congressman si Kalistrik. O sa mga ganilang. Mas muna ko, salamat po sa mga organize na aming kapihan sa Dikolo. Itong hinaot, nila pa yung mga sunod na higayon na may imita ko rin yun. Karoon makapadayan po kita sa atong mga plano o atong mga dambo para din sa atong segundo distrito sa Sabungan ng Norte. Dagang salamat and God bless you all. Thank you so much, Proper Governor. Thank you so much, Dito, Dato Mang Kaoban, Congressman Mantoy, atong kaoban si Edgar, Dato Mang Kaoban ato sa Pinsan, nawa naman si Ponce din eh. Dato Mang Salamat, ang ako rin kasunting kinanglan, atong usbon, atong pantawon, ang atong mga isyo pero mga panahon na kung atong yung buntogon o gundanon kaling pamilyahan na karoon gustong mulantot sa Tibuok Probinsya sa Buanga del Norte. Sa ating ihap karoon sa Tibuok Probinsya, tanang munisipyo, 11 ka munisipyo ang ipalansara na yung pamilyahan. Iyan anak, iyan soon, iyan patumangkot, iyan bilas, iyan brother-in-law, muy-muy lansa karoon.
Unang-una ninyo, policing ang buhay ka munisipyo ang ilang-ilang saran. Unang itawag nga policing, government of cryptocracy. No? Kanabang tawag, kanisa, pari-pariyo na siya, huwag kliptoman niya. No? Pero kanisa, lain niya siya. Ang kaso ka klaseng gobyerno na niya, ang unang pangunang unsaon pagkawat sa kwarta sa katawan. Thank you so much, former Governor Rolando Yedes, last contactorist, Congressman Seth Frederick Halosos. Dagan salamat, Edith, no? Congressman Mato, yung si Edgar. Siyempre sa atong ating paminaw sa Kapihan sa Dipolog, nakagunay ng suporta sa atong programa diyan sa Primero Distrito. No? Dagan salamat, and I hope na karong maabot sa 2016, malinawon, no? Ang atong eleksyon. No? I hope na we are all blessed and we hope everyone good luck, no? Malong na eleksyon. Thank you. Thank you so much, Congressman Boli Tarasos. From the panel, Edgar Sorunda. Okay, dagan salamat. Daling ako pag inalig, balik ko ng tanga. Pero gusto ko mag-dumok sa katawahan na ako naman yung filing sa Committee of Candidacy. So at least adumokan nila o kinsa yun yung managan sa mga posisyon. Yan, yan, natsukan pa kanina sa pagsugod sa kapilin sa Paul. So thank you very much and good luck. Ano sa ato na mga kandidato sa pagpanerbisyo sa katawahanan. Huwag sa ato mga viewers sa live streaming o listeners sa Radio Mo Nationwide sa ihapon ibig si Edgar Sorunda sa Kapihan sa Dipolog ngayon hapon sunod Domingo sa atong panikuman sa Kapihan sa Dipolog maayong Sunday na ito na. Salamat kayo, Edgar. From the panel, last but not the least, Attorney Celia Matoy Marinangan. Pagpapang magaling na si Gop kung sa iyang slogan, sa lahat ng roses at kamubalik mo sila, ilang ang slogan mo rin ang pagbalik ni Checo Salvador. Thank you so much to God be all the glory. Salamat kayo ng tukang Silbert Adriatico Dobliano na may nagdala sa ito ang live streaming www.rmdipolog.pt.com sa itong YouTube, click lang sa Kapihan sa Dipolog. Natanan na itong edisyon niya sa Kapihan sa Dipolog sa YouTube. Tagating salamat na ito kang Silbert kang Espiritu Tax Lumba na may nagdala sa itong pinong sa kahinan pinagi sa Norte Station DXPR 981 AM o IFM 94.1 sa inyong mga radyo. Si Danny Lumba dito sa istasyon na gano'y salamat Dani, si Roji Monera kay nung nagsunod na ito na gano'y salamat Roji, pag-iwan sa ngalan sa itong station manager na si Mr. Edgar Gagogo. Hindi si Elliot Pahintito mo yung regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog. Ngayon kami niyo, happy Sunday, God bless us all. Stay tuned, thank you tawin. Amar, 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 amar